Praise the Lord. Magandang lalaki at magandang babae, hanghali sa inyo lahat. Pagpatensya. Ano, mukha lang malaki. Ano, pero more than so pala. Kaya ganyan siya magwala. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Tinitignan ko yung araw kanina, mataas eh. Sabi ko, gusto ko pa rin awit sa Panginoon. Dalawang araw naman tayo. Bukas sa awit naman kami. Bukas sa awit ka. Awit kami ng brother Larry. Solo kami dalawa. Ayun, duet muna ako. So I would like to see the greatness of His love. At wala. My heart.
salamat sapagkat ang mensaheng ito ay naglalarawan ng isang totoong nag-iibigan. Amen. Wala pa nung nakarang linggo, talagang naririnig na yung ano na yan, mensaheng na yan. At lahat naman mo, titignan mo, nagsimula ang lahat ng ito sa pag-ibig ng Panginoon. Pag-ibig ng Panginoon na tutulong siya, no? Sabi niya, kung pwede lang, walang mawala kahit sino. Diba? Kaya yun ang reason kung bakit naririn mo tayo, mga kapatid. Kung pwede lang. Diba? Kaya hindi lang yung what the Lord has said, na kung pwede lang, maligtas lahat. Ganyan din ang nasa puso ng kanyang Lord. Ganyan din ang nasa puso ng bawat isa sa atin. Kung pwede lang. Diba? Kung pwede lang sana. Ngayon, hindi lahat pwede. Diba? Sapagkat mayroong anak ang Panginoon at mayroong anak yung ating kalaban. No? Santa. Santanas. Ngayon, nagbalik ko naman siya ng maskara. Inasin sa Santa Claus na Pasko. Kaya siya si Santa. Santanas. Santanas. Salamat sa Panginoon. At nandito tayo upang ipakita sa buong mundo. Because this bride is a universal bride na tayo nagre-request dito at ang iba naman nating mga bahagi ang nagre-request sa buong sandibutan ito, mga kapatid. Ang alat ng Nobya ni Cristo. Upang what? Why? I-display natin yung pag-ibig ng Diyos na yan. Diba? Upang ipakita natin sa mundo, ipakita ng Diyos sa mundo na meron siyang bride, mga kapatid. Amen. And we, as we are the God's billboard, ano yung prophet na? Alam na pag nakita mo yung billboard sa mga daan ay nagtumutukoy siya sa isang halimbawa produkto na magaganda. Diyan pag binili mo, pangit pala. Ganyan sa mundo eh. Ba, lalo na pag order ka sa Lazada, ay sa La Shopee. Ang ganda-ganda sa picture eh. Di ba? Pagdating sa'yo, mga in-order mo, kanan eh. Pagdating sa'yo, kaliwa eh. Kaliwa yung sapato. Meron din postiso doon. Pwede ko yung mag-review. I want take one. Ganyan, ganyan. Kahit ganoon, slightly unused. Kunting gamit na, wasak na. So mga kapatid, pero hindi ganoon ang bride. Hindi ganoon ang Diyos. Kung ano nakita mo sa bride, inilalarawan niya ang Diyos, mga kapatid. Inilalarawan niya ang isang pag-ibig, mga kapatid, na pinagmulan ng lahat ng bagay. Na pinagmulan ng lahat ng bagay na ito, mga kapatid. No? Kaya, ipagpagmanin niyo, mga kapatid, no? Na yung mensahe natin ngayon, pagpagmanin natin, pero talagang magkakarugtong. Amen. Sabi na, pati sa mga awit, no? Yung pag-ibig ng Panginoon, yung mag-asawa mo. Kaya after this, sabi ka nila, no? After this, mga kapatid, punta tayo dun sa wedding chapel. Yeah! Honeymoon with the honeymoon. Yeah! Lahat ng mga bagay, na iniluha mo dito, ako na ang kapatid. Yung mga lahat ng mga bagay na pinangarap mo lang. Dito, mga kapatid, kahit araw-araw ka magtrabaho, diba? Magpakahirap ka sa trabaho, mahirap ka pa rin. Ano? Kasi ang kayamanan dito, talagang pagsamantala eh. Kahit ang isang pang-seldo mo sa isang araw, mga kapatid, kahit hindi mo makayang gastusin niya, tulungan kita. Nakalansyard natin, ah. Nakakagulat, mga kapatid, at ako yung masaya na nabalik dito muli. Yes! Sabagat noon, noong paunang panahon pa nagpupunta kami na dito ng pastor, eh. Diyan lang kami sa langgaman sa labas. Sa ilalim ng kasilong na punong mangga, kay Mito. Pagka-umangin, pagka-umangan ng duwag dito. Tiket.
pagpapala ng Panginoon. Amen! Hindi kanya pangako, bibless niya tayo, spiritual, higit sa lahat, spiritual yung matagal. Physically, lahat ng bagay, at yan ay pinahayag niya sa pamamagitan ng kanyang salita, mga kapatid. At after this, itong mga bagay na papahirap sa atin sa mundo ito, tuloy wala naman talaga mahirap eh. Lalo na pag mag-reveal sa'yo ang words at ganyan. Talagang hindi na kami nag-alaway ng asawa ko. Oh, di ba? Sa ng asawa ko. Talagang ngayon pa rin. Bilis na sa labas. Pagka mag-reveal sa'yo ang salita ng Panginoon, talagang yung asawa mo, magpapakinuha rin sa'yo yan. Kaya pareho na ng revelation. Kaya yung asawa ko, laging oo lang yan sa akin. Kasi sinabi ko, ako maghahanap ako. Oo. Ako magluluto. Oo. Oo lang ako sa akin. Oo lang away, di ba? Oo lang. Oo. It's a lot. Laging nakaluhod sa akin. Oo. May hawak na stick. Sinusakit ang gano'n. Wala ko sa inyo. Ah, why? Kasi paglabas ko, BBN. Pero pag sinabi kong Lenny tayo, away. So, salamat sa Panginoon mga kapatid. Wala nang ibang masayang isipin. Ito yung talalating natin pag-iisip. More than anything else in this world, hindi mo pwedeng ipagpalit sa kayamanan yung nalimit kong bagalis ng breath. Kasi ito lang ang hinihintay natin mga kapatid. Bakit tayo nagagalak? Bakit tayo nagpupuri sa Panginoon? Kasi meron siyang pangako at yung totoong pangako na yun nasa puso natin. Yun ang hinihintay natin. Yun ang taluktok ng lahat ng mga bagay na yun. Pag-ibig ng Panginoon at pag-ibig natin sa Panginoon. So mga kapatid, sa Jeremiah 31, verse 13. Diba? So, kung maalala mo sa Revelation 8, nagkaroon ng silence in heaven. Nagkaroon ng katahimikan sa langit. Yung katahimikan na yun ay dahil nandito ang kaganapan. Amen! Diba? That's right. Kaya talagang yung lahat ng mga nilikha sa kalikhaan doon, nakatanong sila mga kapatid at nagre-rejoice sila kasama natin. Inihintay nila ang bawat fellowship, inihintay nila ang bawat pagkakataon na tayo mga palapit sa Panginoon. Yes. Mas inihintay nila higit yung pag-uwi natin. Amen. Hindi lang tayo nasasabi dyan, lahat ng kapatid, bakit ng mga kapatid, yung kanilang reyna, pagalingan. No? Yung reyna ng universe, yung Queen of Heavens, mga kapatid, darating na sa ilan sa mga araw. So, sabi ng prophet, nag-stop sila lahat. Right. Nag-stop sila at tinitingnan tayo, mga kapatid. No? Nag-re-rehearse sila ng kung ano ang mga musika na sasalupong sa ating pagdating. So, isang malaking kagalakan na talagang makikita mo dito ang predestination na hindi mo walang sa atin dati, okay na sa atin na alam natin may Diyos eh, tuldo. Diba? Sumimba kat hindi, lalo na sa pinanggalingan ng marami sa atin. Sumimba kat hindi, okay lang. Basta mabuhay ka ng mabait. Diba? Ganun eh. Basta mabuhay ka ng mabait. Diba? Walang mabait dito mga kapatid. Titignan mo ang mga itsura natin. Kami nung hiyan ng brother lang yung mabait. Sa picture yun mga kapatid. Sa picture lang yun mga kapatid. Pero sa true to life, talagang mabait kami sa pagkat tayo ay bahagi ng bawat isa. Yung barang mga, di ba kaya nga BBM eh? Basta bright mabait. Amen. Lalo na pagtulog. Ano tutulog dyan? Mabait. Ayun, praise the Lord. So kasi ito nakakaantok na oras eh. O kailangan huwag tayo matulog mga kapatid. Bakit? Pagising mo, wala na kami. May kwento dyan eh, sa ano?
Siyempre, yung napakatagal na Pasko. At please, alating oras at dalawang araw, mga kapatid. Gabi na. Nag-uwian na lahat. Nag-uwian na lahat. Natira siya. Natira na lang siya. Ano mo nangyari? Gabi na pala. Wala na rin yung favorites. Pag-gising niya, wala na tao. Naku, Lord! Naiwan siya. Akala niya naiwan siya sa rapture kasi yun. Wala na tao. Yun pala, gabi na. Si Uriah na. Hindi na ginising. May storm box. May storm box. So, salamat sa Panginoon. Pero huwag tayo tulog, huwag natin tulogan ng salita ng Panginoon. Kasi yung salita ng Panginoon, ikaw yun eh. Okay? Walang pinakamagandang marinig, kundi yung roll call ng pangalan. Amen. It's the roll call of the bride. Amen. Okay. Yan ang nagpapataas ng ating higit na pananampalataya sa Panginoon. Diba? Yung habang narinig mo ito, nag-reduce ka, parang umiiwalay niya yung katawan mo. Sa yung kaluluwa, hindi yung kalahati ng katawan, ha? Hindi yung kaluluwa, parang gusto na mag-rapture talaga. Kung naririnig mo itong mga salita ito, talaga namang nasa realidad ng panahon natin ngayon. So, sabi niya, sa Jeremiah 31:13, "Then the virgin shall rejoice in the dance." Mga kapatid, tayo ay nag-rejoice, both young and men and all together. Hallelujah. Maraming old. Amen. Maraming young. Ayan, ganun. Diba mga kapatid? And we rejoice. Amen. Mga kapatid. Diba? For I will turn their mourning into joy. Amen. Ilan sa mga araw nito, mga kapatid, walang alpabetong English. Walang alpabetong Tagalog ang pwedeng magpaliwanag sa iyo nito. Ang pwedeng magbigay sa iyo ng kagalakan kung paano mo ito mapapaliwanag. Yung kagalakan ito na naghihintay sa atin, mga kapatid, sa bahay. Uuwi tayo, mga kapatid. Eh. Hindi natin daganasin itong kamatayan. Hindi natin daganasin. Ano kayang pakiramdam? Nang umuwi ka nang hindi ka namamatay. Pero nakatalaga tayo doon eh. O ano na gusto nyo? Ano kayong pakiramdam nung buhay kayong muli? Diba? Ano gusto nyo? Hindi mamamatay. Hindi tayo mamamatay talaga mga kapatid. Sabagat tayo pinaligan sa pag-aagaw ng pag-aagaw. Yes! It's just a change. Halos wala itong sensasyon mga kapatid. Diba? Sensation to, hindi mo lang maramdaman eh. Kagaya nung hindi lang natin naramdaman kung paano tayo naging ligtas. Oh, diba? Basta lang tayo, nilagay ng Panginoon dyan at minulat ang ating mata sa katotohanan ng mensahe ito na tayo actually ay hindi ililigtas. Yeah. Kundi tayo ay magliligtas. Amen! At is kalito, sabi lang kanina, ang Diyos gusto niya kung pwede lang. Ang lahat ay huwag mapahamak. Right. Kaya nga nandito mga kapatid, ganun kamahal ng Diyos. Itong sanlikutan na ito, itong taong ito na kanyang nilikha mga kapatid. Right. Upang i-display bilang billboard niya mga kapatid, i-display natin ang buhay. Okay. Diba? Upang isiyan natin ang buhay, ibigyan natin buhay kung sino man yung makasalimuha mo mga kapatid. Amen. Na mag-appreciate sa'yo. Right. Diba? Hindi lahat ng nadaanan mong tao ay pwede mong bigyan ng buhay. Amen. Lalo na yung kapit-bahay mong tigre, mga kapatid. Yes. Wala ka namang ginagawa, hindi pero galit na galit sa'yo, mga kapatid. Di ba? I will turn their mourning into joy and I will comfort them and make them rejoice from their sorrow. Amen. Ha? Tayo lang ito, mga kapatid. Correct. Walang nakapag-rejoice mula sa kanyang kapighatian. Right. Saan ka nakakitang nasa pighati? May problema, puno ng kabigatan sa damdamin, pero kaya niya mag-rejoice. Hindi tao bang ganyan? Pero ikaw mga kapatid, sapagkat kabila ka pa ng tao mo. Amen! Diba? Kaya niya mag-rejoice. Bakit? Bakit? Kasi alam mo na hanggang dito lang yan. Yes. Merong isang time na aalisan ako at iiwan ako ang lahat ito. Yes. Ang aking Panginoon. Amen! Diba mga kapatid?
siguro. Puro ka ng kabagabagan sa iyong sarili at ikaw ay nagre-retro. Sis, kumusta? Okay mo. Ano? Kumusta na yan? Okay. Hindi mo may paliwanag ang pag-ang nihilap siya, di ba? Pero mga kapatid sa kabila nun, ang bride, iba siya. Yeah. Diba? Yung mga bagay na hindi kayang puntuhan ng tao na lalampasan niya yun. Yes. Sapagkat siya'y bahagi ng Panginoon. Yes. Diba? Sapagkat ang totoo niya, mga kapatid, ang gustong mag-rejoice ng Panginoon ay ang tao. Sapagkat sa huling pagkakataon, binigyan ng Diyos ng tsansa ang tao upang makilala ang Diyos. Amen. Upang makaharap ang Diyos. Wala silang makikita ang ibang Kristo kundi ikaw. Ang ibang makikita ang Kristo ang sandibutan ito kundi ikaw. Anong karapatan nila makita ang Diyos? Ng mga makasalanan. Una, ang Diyos ay hindi tumitingin sa kasalanan. Diba? Kahit ano, nung bumagsak si Eva at si Adan. Si Eva pala. Nung bumagsak siya, sabi niya, Eva, Adan, nasaan kayo? Diba? Alam niya naman kung nasan sila. Diba? Alam niya naman kung nasan sila, pero sabi niya, nasaan kayo? Bakit? Hindi niya tinitignan yung kasalanan. Yun ay isang makalaking biyaya sa atin, mga kapatid. Amen. Kahit sabihin niya, Arnel, nasaan ka? Kasi hindi niya tinitignan yung kasalanan sa iyo. Amen. Arnel. Diba? Dalawang araw. Hindi na tinitignan yung kasalanan. Yes. Ang nakikita niya, yung totoong ikaw. Amen. Diba? Amen. So mga kapatid, ganun na pagpapala binigay sa atin ng Panginoon. Ito, itong laman na ito, huwag mo sisihin ito mga kapatid. Basta yung sa loob, alam mo, papalitan ito. Amen. Yes. Kasi bawat araw, bawat oras mga kapatid, yung sa loob mo nais nito mapadikit sa Panginoon lagi. Yes. Ngayon ito naman, hinahatak ka pa ba rin? Ang gusto nito, mapadikit sa lupa. Tama. Right. Diba? Oo. Ano sabi? Tara, punta tayo sa church. Nandun yung church, tara. Babalik na. Ang hatak nito, mga kapatid. Tama. No? But our sorrow shall be turned into joy. Ngayon pa lang, diba? Marinig mo ito, mga salita ito, marinig mo, mga kapatid. Yes. Grabe ang rejoicing sa puso. Yes. Hindi mo maramdaman ang sarap. Kaya kulang itong dalawang araw na ito, mga kapatid. Kung wala lang tayong mga obligasyon. Diba? Yun ang mga sarap natin eh. Mga obligasyon. So, salamat sa Panginoon at narito ako ngayon. 25, Pasko. Supposed to be, ay naka-duty ako ngayon. Nung nakarang Sabado, ang wala akong duty. Ngayon, kinwentuhan ko yung kasama ko, sabi ko. Dad. Hindi ako sa Pasko. Grabe lang, nasasawin ko, double pay. Sabi mo na niya. Nagulat siya, ha? O nga, no? Double pay, holiday. Oo, oh, siguradong malaking sasawin ko. Nama, double pay yun eh. 200%. Buti ka po, 200%. Gusto mo, palit tayo sa ako. Gusto mo, palit tayo. Pag papasok sa ano to, ikaw sa 29. O sige, sabi. Aba, versayo. Kumanyag. Tuwa ako sa sulok. Ngayon, kanina umaga, habang papunta kami rito, nag-text. Buti pa hindi ako kumain. Sisisi mga kapatid. Sabi ko, huwag nila na ako. Di ba nila ako, double pay naman? Hanggang alas 5 lang yan, sabi ko, kami dalawang araw. So, salamat sa Panginoon. Na mga kapatid, sa Song of Solomon. Alam mo ba sa Song of Solomon, itong aklat na to ay naglalarawan ng groom at bride. Yes. Ang sarap basahin itong Song of Solomon sa mga kapatid. Kuha tayo ng isa sa Song of Solomon 4:11. Praise the Lord. Nawa ay mag-rejoice tayo sa itong dalawang araw ito mga kapatid. Yes. Atin ang oras at atin ang eternity. I believe na hindi na magluluwag talaga. Yes! Alam mo ba? Before lumubog yung Los Angeles,
California, mawala sa mapa. Address na lang. Yes! Tapos, nung isang araw, nagsimula na yung earthquake. 6.2 mga kapatid sa California. Aba, kahit na malayo tayo doon, it's such a rejoicing sa atin. Yes! Bakit? Hindi natin informed, mga kapatid, at alam natin, bago mangyari ang total na paglubog ng Los Angeles na to, aagawin na tayo ng pagkakita mo na mga kapatid. Our sorrow shall be turned into joy. At hindi naman tatagal, di ba? Kailan mangyayari yan? Sabi ni Billy Paul sa kanyang sa prophet dati. Pag matanda ka na siya. Ako, makita mo lang si Billy Paul. Oo. Meron pa siya tatlong ilim na buke. Wala, buke na. Pag nagsalita na, talagang kumaalog-alog dito. Ay, tatanda na siya. Mungi siya din. Oh, yes! Rejoice! Oh, yes! For the hour will come, we will glory! Ang sabi niya, thy lips! Asan? Song of Solomon's. Anong? 4:11. Song of Solomon. I cry. Yan. Solomon's. Yan. Thy lips, O my spouse. Hi. Yes. Sino yan? Wala namang ibang spouse ang Panginoon. Amen. Bakit kaya nabag sa ating kung sino yan? Ang iyo daw ang natin, bride. Yes. Drop as a honeycomb. Yes. Ba, alam mo yung honeycomb? Yes. Yan ang carrier nung honey. Nung mga bubuyog. Hindi tayo bubuyog, ha? Ano yung the sweetest of all? Amen. Yung honeycomb. Nasa kanya, mga kapatid, nandoon sa honeycomb. Yan yung spouse, yung bride. Amen. Yan ang labi mo, mga kapatid, ang nagdadala ng sweet. Amen. Di ba? What is that sweet? Ano yung kinikiri mo? The food in due season. Amen. Ito ang salitang ito, mga kapatid. At ang salitang ito, mga kapatid, para sa totoong bride. Amen. Amen. Yung iba, hindi bride. Yung bride lang, di ba? O kaya, palitan natin spelling, di ba kaya bride eh? Pride! Nakisawsaw lang sila doon. Yes. Narikman din nila yung tamis na dala-dala ng labi mo. Yung salita nandyan sa labi mo, my spouse! Hallelujah! Tingnan mo kung paano ka tinitignan ng Panginoon. Tingnan mo kung ano pagpapahalaga sa'yo ng Panginoon. Na iyong groom! Mga kapatid, kaya pag tinitignan ko ng asawa ko, talaga ng mga kapatid, lagi akong titignan-titig dyan. Kasi hindi pwedeng, hindi ko iwanan ng tingin, baka saan tumama yung kapatid. Nakita mo mga braso niya, talog ka agad. Mamaya ito, matututuluyan ako. Your lips, O my spouse, drop as a honeycomb, honey and milk are under thy tongue. Right. Ano yung honey? Napakatamis niya, mga kapatid. Yes, right. Diba? Nandiyan sa iyong dila. Nasa ilalim ng iyong dila. Na yan palagi ang tamis ng salita, ng mensahe na lumalabas sa bride. Amen. Diba? Ang buhay lang ng bride, mga kapatid, talagang ito'y isang mensahe na sa kanila. Di ba? Mga kapatid, yan ang lumalabas sa iyong salita. Yung milk and honey na yan. Ano yan? Yung nagpapalusok eh. Di ba? At hindi lang siya nagsasalita. Kundi, sabi natin kanina, she is here to sustain life. Amen. Amen. Nandito siya nagbibigay ng buhay. Amen. Daladala niya ang buhay at sinasalita niya ang buhay. Pinabahagi niya ang buhay ng libre. Sabi natin kanina, last chance na ng tao na nakita ang Diyos. Yes. Amen. Sa pamamagitan mo. Amen! Amen! Amen. Oo. Pero, the same. Mula pa rung simula, ang tao yuyurakan at yuyurakan niya ang Diyos. Amen. Sapagkat siya ay galing doon sa pinagmulang perverted way. Diba? Pero ang bride, sa tingin ng tao,
converted way din ang kanyang pinanggalingan. Kaya pag tinignan siya sa niya sa taras, sounds bright, bro. Kaparay walang tayo ng pinanggalingan. Sex birth converted. Diba? Kaya pag tingin niya sa'yo, ang nakikita niya yung laman. Siguradong sigurado siya na ikaw ay sinungaling. Siguradong sigurado siya na nung lumalang ka, para yung kupit mo sa bulsa ng iyo, ama. Oo, tama. Siguradong sigurado si Satanas na ikaw ay mapagsalita ng mga bagay na mapanira ka sa kapwa. Oo. Diba? Sisiraan mo siya. Si Brother Jason, sisiraan ko. Kampun ka rin niya. Di ba? Hindi niya alam, mga kapatid, yung iniisip niya na perverted way ng iyong kamin. Perfect way ng Diyos. Amen. Sa bride, ha? Perfect way ng Diyos sa bride. Sabagat alam ng Diyos kung paano niya dadalhin ang kanyang pangalawang pagdating dito sa pamamagitan. Amen. Na hindi pwedeng paglalangan. Na hindi pwedeng magaya at hindi pwedeng gayahin. Amen. Hindi na yun sa taras, di ba mga kapatid? That's right. Moro. Mysterious. Oo, misteryoso ang pagdating natin dito. Di ba? Kasi kung kagaya ng Panginoon, na ipinanganak tayong virgin bride dito, mga kapatid, kagaya niya. Di ba, pinanganak siya virgin. Pero hindi pa rin siya kinilala nun eh. Eh dahil alam na, yung virgin bride, virgin birth. Diyos pala yun. Tapos dumating tayo sa virgin birth. Mga ilang milyong tao kaya dadayo dito sa atin. Diba? Ito mga Diyos to. Tiyak na tiyak na nila agad. Right. Diba? Ito mga Diyos to kasi virgin birth sila. Pero dahil pinanganak tayo nakagaya ng pagdating nila dito sa mundo. Diba mga kapatid? Lumampas sa kanilang pangunawa mga kapatid. Amen. Na yung pinanganak pala yung Diyos. Amen. That's the reason sabi nga, you must be born again. Amen. Amen. If Christ has been born again sa pamamagitan mo, mga kapatid. Diba? Right. And the smell of thy garments is like the smell of Lebanon. Alam mo yung Lebanon, mga kapatid? Diyan tumutubo yung cedar tree. Yung cedar tree na pinakamabangong mga punong kahoy. Pagpasok ko daw ng Lebanon, ewan ko lang kung mga pinagtataganan sinubo. Wala na ngayon. Pero noon, mga kapatid, yan ang pinakamabangon. Diba mga kapatid? Ano yan? The pleasant feeling of service, mga kapatid, ng nobya, yun ang pleasant na pakabuhi sa Panginoon. Right. Presence pa lang ng kanyang nobya, mga kapatid. Yung presence ng kanyang nobya, mga kapatid. Right. Tayo nga, rejoice na rejoice tayo eh. Right. Pero ang Panginoon, tuwang-tuwa siya at tanggap na tanggap niya ang ating pagpupuli sa kanya sa katangalita niya yung pagkatabiya. Nakikita niya ang bride, ang kanyang bride. Kung tayo masasabi tayong buwin, mga kapatid, mga kapatid, masakit ang Panginoon. Right. Diba? Tayo ba, ilang taon pa lang tayo? 60 plus. Ilang taon tayo? Ilang pa, yung mga edad natin, mayroon 20 plus. 20 plus. Diba mga kapatid? Pero ang Panginoon, before the foundation of the world. Right. Diba? Nakita siya sa panahon ito. Amen. Eh tayo, mababalik lang natin mga kapatid sa pagkaalam ng kung sino talaga tayo. Amen. Diba? Sino sa tingin niyo ang mas higit na nanarating? Correct. Amen. Diba? Pagkasal nga eh. Alam mo na. Yung natural na kasal. Yung lalaki. Tinakbo niya na kagad sa gitna yung kanyang pride. Kasi talagang yung pananabik. Di ba? Kaya tayo sasalubungin ng Panginoon sa atin. Di ba? Oh, napakaganda mga kapatid. Napikit dyan mga kapatid. Bago mangyari yun, makakapiling natin ang mga mahal natin sa Panginoon. Makakapiling natin sila. Kaya grabe ka, bride.
Ito ka talaga, kaya makikita mo ngayon, nalaman mo ngayon kung bakit nagkaroon ng katahimikan sa langit. Bakit? Nagtaka yung mga anghel eh. Nagtaka yung mga anghel ko na mula bata ka pa susunod-sunod sa'yo. At kung binabantayan ko, tigas-tigas ng ulo. Napapakamot ko. Pira, Lord. Ano ba itong pinabantayan mo sa akin, Lord? Diba? Tignan mo nga, nangumit na naman. Tignan mo, nagsinumaling na naman. Siguro ang Lord, tataligod na lang. Pagka gumagawa ka nun, tataligod na lang. Kapamot ng ulo, Lord. Ano na nga rin din sa pinabantayan mo sa akin? Parang ganito. Ang tigas na ulo na kakakonsumi. Tignan mo, no? Parang ganas na lang. Sinasaysay ko lang na ganito ang mga kapat. Pero ang katotohanan, nung mabuksan ang sayo, alam na lang lahat. Yun, nagsaka lang. Kaya sila na tahimik mga kapat. Natahimik pa rin ako. Nagtuko. Nakita nila ang bride mga kapat. Amen. Ikaw hindi mo matanggap eh. Yung mga mensahe kanina umaga, nakakakilabot mga kapatid eh. Parang pag tinignan mo bilang tao, Lord, grabe ah. Ano ko naging karapat dapat dyan? Bilang tao sasabihin mo gano'n eh. Di ba? Bilang tao, magiging humble ka, sasabihin mo, mas mabuti ka, Lord. Ako nang pinako dun eh. No! No, no. Kasi kung nabuhay ka sa time ni Kristo, baka pinalitan mo pa si Pedro. Hindi ko kailangan yan. Kung merong pinakamatigas na ulo pa noon, yung panahon na ito mga kapatid. Kaya ba yung nabuhay dito, Pastor Jason eh? Pinakamakulit tayo. Pagka sa time nung middle age, dark age, kanabuhay, mga kapatid, makulit ka doon. Di ba? Imbes na ikaw ang ipakain sa leyo, kakainin mo yung leyo. Napakas ka eh. So, sabi eh, hindi ka bagay dito. Ikaw ang aking nobya na bubuo ng lahat-lahat. Amen! Kaya nagtaka sila, grabe. Tayo maingay tayo dito, mas maingay tayo doon mga kapatid. Magagamay sa ingay natin yung mga naunang saints doon. Maraming kagalaman na rejoice natin mga kapatid. Ngayon pa lang, sumasabay sila sa rejoicing natin mga kapatid. Sabi, hindi ko yan, hindi ko nagawa mag-rejoice ng panahon kung ganyan. Sabi siguro nila, no? Paano ako makakapag-rejoice nun? Nilalakad namin pitong bundok. Kaya mo ka bang mag-rejoice doon? Ganto na nga ba ang dila mo? Salayo, tara lang makapag-kelos. Samantalang sila yun. Lahat ng mga pinasasakyan, meron sila. Di ba? Sasakay sila sa aeroplano. Sasagasahin yung bagyo. Magre-pero sila. Di ba? Eh, samantalang sila, nasalubungin nila yung bagyo at ulan. Di ba mga kapatid? Kaya noon mga kapatid, puti ang bagyero nung mga sa atin mga kapatid, grabing rejoicing. Di ba? Kaya kung meron man silang tinitignan na panahon, itong panahon natin. Binigay na lahat dito mga kapatid. Lahat na katigasan ng ulit nila dito. Di ba? Lahat ng suwain lang din ito sa panahon ito. Bakit? Pinuhos din sa Tanas lahat ng kanyang pinerpek ni Satanas ang kanyang pagiging demonyo. Perfect ang kanyang pagiging Satanas. Most deceiving age. Yes. Diba? Pinuhos na. Double time. Triple time. Diba? All the time. Gusto kunin ni Satanas yan. Ipuhos niya lahat ng kanyang internet niya, sarili niya sa mga tao. Kaya ito yung pinakamagulo mga kapatid, pinakamadayang panahon. And yet, sa kabila ng kadayaang panahon ito, meron pang mata na nakita mo lahat ng mga bagay. Ito lang eh, itinalagaan ng Diyos bilang ating nobya sa panahon na ito. Amen. Na mag-re-rejoice ka sa kabila ng sarong na dinadaanan mo. Amen. Kasi yung pinakamahalagang bagay nasa sayo. Amen. Kasi yung pinakamahalagang bagay, ikaw pala. Amen. Tinignan mo yung sarili mo sa salamin. Ako nga ba yun?
Diba? Kung marirealize mo lang, mga kapatid. Kasi si David, talunan na eh. Right. Yung stick na hawak niya, sabi ni Pastor, wala lang ang tunog yun. Kasi alam mo na, na-stick na yung hawak niya. Diba? Right. Wala lang power yun. Kinuha mo na yung power niya. Power drive. Diba? Pinulong mo na. Hindi sa tawa sa wala siyang power sa'yo. Correct. Diba? Pag malaman mo kung sino ka. Amen. Pag malaman mo lahat ng bagay nito, kaya mag-rejoice tayo mga kapatid. Amen. Diba? Oh, hallelujah. Tahimik ang isang kalangitan. Bakit? Kasi nakikita niya. Nakikita niya kung sino ka mga kapatid. Amen. Amen. Ito yung katuparan at sinabi ng Panginoon habang siya nakapako. It is finished. Amen. Right? It is finished. It is finished. Tapos nilakaran natin yung mga kapatid na wala tayong paalam-alam. Pagdating natin doon sa bandang dulo, which is ito na nga, mga kapatid. Amen. Diba? Hanap tayo ng hanap ng Diyos dati. Oo. Oh. Diba very, very odd? Amen. Oddball. Yes. Itong guys. Hanap siya ng hanap ng kaaway niya, yung sarili niya pala yung kaaway niya. Oo. Diba? Kaaway, sarili. Tapos harap ka ng harap ng Diyos. Pila ka ng pila sa lahat ng simbahan. Diba? Only to find out, nung buksan ng selyo ito, ha? Ako pala yun. Amen! Yung hinahanap mo, ikaw din. Amen. That's right. Pahagi ka ng Diyos eh. Pagbahagi ng Diyos mga kapatid, mahirap bigkasin ng tao eh. Minsan pag bumalik ka sa pagkatao mo, hirap na hirap kang bigkasin eh. Ako nga ba talaga yung Diyos? Di ba? Ang hirap right, eh. Right. Lalo na may nakakarinig. Di ba? Ang hirap na hirap mong bigkasin niya. Kasi tao eh. But then, when you come into reality, and realize right. Who you are. Ba? Yun ang faith. Ano? Diyos sa'yo? Sinabi mo. Diba? Amen! 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 Ang sinasalita mo, mga kapatid. Mayroon pang Diyos na ganyan? Lagi lang si Mamo? Meron? Sino? Sino? Oh, hallelujah mga kapatid. Wala na ibang rejoicing. Itong panahon na to. Amen! Amen! At lahat ng kapangyarihan ng Panginoon, binuo siya rin sa panahon na ito eh. Upang pag-aaral mo. Amen. Diba? Upang tayuan mo, gamitin mo, i-claim mo mga kapatid. Amen. At magkaroon ka ng di kawasang rejoicing. Amen. Diba? Pag nalaman mo kasi yun. Yes. Pag malaman mo kasi yun. Lagi kong binabanggit itong prodigal son, mga kapatid. Diba? Napakagandang example niya sa atin, yung prodigal son. Umalis sa kanyang kaharian. Tayo naman, hindi tayo umalis eh. Meron talagang purpose na iniligay tayo ng Panginoon dyan. Amen. Na dito tayo mabubuhay. Amen. Nakatipo lamang siya doon. Nung hindi pa tayo nakakaalam kung sino tayo. Diba? Nilustay na lahat ng kayamanan yung lang kanyang parte. Diba? Mana. Tapos kalahatin ng buhay natin dito sa lupa. Inubos natin sa lupa. Ilang panahon na pinaglingkod natin sa Panginoon. Amen. Amen. Sa isang linggo, linggo lang. Hercules. Ganyan. Diba mga kapatid? Tapos ano pa? Yun pa. Live streaming pa. Kulang. Diba? Live streaming. Akala ni Pastor, nanonood ka. Pala nagugas ka plato. Diba? Pagbalik mo. Like. Pagbalikan na ng silbahan. Ono. Ono. Sabi ko sa inyo. Ganyan mo. Kamara mo ba eh? At hindi ko gawa yun. Pagka, alam ko lang. Hindi ko magawa na ganyan. Ako, mas kita nung masasawa ko, pagka may live streaming, ay talagang kahit pag hindi ako naka-live, mapanoorin ko yun at walang pwede kong istorbo. Tama! Umiimin ako mag-isa mga pa. Yeah. Hindi na rin yung ni Pastor. Diba? Sa
Kung nalang dyan ka, talagang buong-buo. Yes. So, salamat mga kapatid sa kapayagan ito na itinagot mga kapatid. Amen. Hallelujah. Amen. Nagala ang sangkalangitan nung lumitaw pa sa eksena. Amen. Kanina, binanggit ni Pastor, yung ano, si Sister Esther, si Queen Esther, mga kapatid, no? Amen. Nung ikaw ay lumabas, at makita ang buong imahe ng Diyos. Diba? Right. Makita ng sangkalangitan ang buong imahe ng Diyos. Right. Kaya nagkaroon ng katahimikan eh. Kasi, nandiyan yung perfect image. Amen. Diba? Yung Diyos na sinasamba ng lahat ng mga nang pagbumaba. Amen. Ibinihis ka mga kapatid. Amen. Diba? Amen. Nandiyan, nandito ang worship kasalukuyan mga kapatid. This is a great worship mga kapatid na pinag-uusapan natin ng Panginoon. Na binabalik niya tayo, sabi kanina, sa kung ano tayo doon sa nakaraan. Yung co-equality. Yes. Di ba? So mga kapatid, kung ang ganda kanina, kung ikaw ay nalaman mo kung sino ka, at ikaw ay giver of life sa panahon na ito. Amen. Di ba? Esther is not just a queen. Yeah. She is a giver of life. Yes. Amen. She is a servant of life. Amen. That's fair. Diba? She is chosen to be queen. Just like us. Amen. Tayo ay talagang nakatalaga tayong maging reyna. At lahat ng karakter ng Diyos na nasa iyo mga kapatid. Diba? Lahat ng mga bagay na ibinuhos ng Diyos, walang natira eh. Pagka Kristo niya, nasa iyo. Amen. Lahat mga kapatid. So, kung si Esther, ibinigay na ng hari yung robe sa kanya eh. Right. Queen na siya eh. Diba? Basta sinuot niya lang yun mga kapatid. That's right. Talagang pagpasok niya dun, yung matalang hari talagang ano, ibig sabihin, nawawala yan na. Yan ang nakita niya oh. Oo, oh, yan ang nakita niya. Yeah! Pag nakita niya si Esther, Alien. Dito, makita mo mga kapatid. Makita mo lang yung manok ng kapatid bahay. Tingin mo na sa mata, paminta. Ang tingin mo sa tuka, bawang. Yung katawan niya, korting na noong, korting papaya. Tapos yung papaan niya, korting luya. Tinola? Gagawin mo ngayon, magsasalang ka na noong kawali. Uhuli mo yung tinola. Pero ang tingin ng Diyos sa atin, hindi. Ganito. Yeah. Ang iyong labi. Yeah. Aking kasintahan, mga kapatid. Diba? Labi tayo na pahinood, mga kapatid. Talaga parang binuhusan ng malamig na tubig si Haring Aswero. Right. Ano kailangan mo ang aking rin? Diba? Now, mga kapatid, we, as the Queen of Heaven, meron tayong authority na ganyan. Amen. Diba? And we are not just queens. We are not just bride. We are the giver of life because we are the life. Amen. Sino ang makatulungan sa'yo kung sino gusto mo buhay, bigyan ng buhay. Alam mo ba? Napakapalad ng iyong mga kaibigan. Lahat ng nakasalamuha mo nang nagmahal sa'yo. Yes. Walang period yan. Right. Si Esther, yung kanyang bayan. Buong bayan. Buong bayan eh. Right. Yung sa buong bayan niya, mayroon din sinungaling doon. Mayroon din mga masasamang loob doon. Baka may holdaker pa ka ng baka doon. Diba? Buong bayan eh. Kaso bayan ni Esther. Yes. Si Esther rin na. Tama. Kung ano sabihin niya, oo lang yung hari. Yes. Pag sinabi ni Esther. Diba? O equal. Binalik tayo doon mga kapatid. At ikaw mga kapatid. Nalala niyo siya, no? Si nung naghatag ng kulang bungot, si Rahab, basta sabi ng dalawang spy, kung wala sa bahay mo, kasamang mamamatay. Yung mga kamag-anak niya, mayroon din sigurong holdaker doon. Mayroon din sugarol doon. Di ba? Pero hindi yun ang usapan. Oo, marami rin marites doon. May marites din. Pero lahat ng pumasok doon sa kanyang bahay, yeah,
pinag-usapan din yung token. Amen. And greater than Ahab is here. Higit pa doon, mga kapatid. Hindi tayo si Rahab ngayon na naglagay ng ulang. Tama. Sinulit. Ulang sinulit. O, walang karayong yun. Wala. Tela. Oo. Tela lang. Mga kapatid, tayo yung nagbibigay buhay. Sa kung sino man. Tayo yung token at lahat-lahat na ng pagliligtas ng Panginoon, inilagay niya ng buho sa bawat bahagi ng Brian. Amen. Hallelujah. Ito pa rin yung tumutuloy sa pagmamahal ng mag-asawa, mga kapatid. Amen. Kaya pagpasok mo sa chamber ng hari, makakalimutan niya yung utos na bawat pumasok dito basta-basta patay. Pagpasok mo, alam mo, ano sabi sa atin? Meron ka bang pananampalataya? Right. Iharap mo si Panginoon. Amen. Diba? Right. Ganun ang paghawak natin ng pananampalataya sa Romans. Right. Diba? Lord, sinabi ko ito ah. Right. Kung sinabi ko yan, tutuloy yan. Yes. Right. Diyan na ako magre-rest. Tapos. Amen. Diyan saan na. Diba? Kung ngayon may karamdaman ka, mga kapatid, kung ngayon mayroon kang suliranin, iharap mo sa Panginoon. Amen. Lord, sinabi mo eh. Right. Salita mo yan eh. Kung ano pa nung hilingin ko, gagawin mo. Amen. At isang bagay na hindi mo kayang gawin, ay yung magsinungaling. Right. Sa pagtutuwa ka sa salita mo. Amen. Eh, ibigay mo na sa kanya, tapos. Right. Diba? Iwan mo na. Ganun kasimple ang tanong. Amen. Right. Diba? Pag hinarap mo yun, mga kapatid, hindi ka pwedeng tanggihan ng hari. Amen. Lalo na ikaw ay reyna. Right. Diba? Kung walangan mo ng pera ngayon, mga kapatid, aba, pareho na tayo. Mamaya, mautak ka. Grabe. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Now, isang napakadakilang bagay na makikita natin, na ikaw, mga kapatid, huwag mong maligin ang sarili mo. Amen. Sapagkat ikaw ay nilikha na manubos. Diba? Sapagkat isip natin dati, masaya na tayo, niligtas tayo ng Panginoon. Diba? Kasi ganun kakulang yung ating pagkaalam sa Panginoon. Dahil alam natin, niligtas tayo, sapat na sa atin yun. Thank you, Lord. Diba? Pero, kulang pa lang pagkaalam ngayon sapagkat tayo ay hindi iniligtas kundi tayo ay manliligtas. Amen! Amen! Sure na sure mga kapatid, paglisan mo sa katawan na to o nauna ka, huwag naman sana. Pag nauna ka, sigurado, punta ka sa piling ng Panginoon. Hintayin ka na lang namin magbalik. Magkita-kita ulit tayo sa rapture. Pero mga kapatid, mas higit doon ang pangako sa atin. Di ba? Magbigay buhay tayo. Amen. Ngayon kung mamamatay ka, anong buhay na ibigay? Ikaw yung maghihintay. Ikaw maghihintay. So mga kapatid, dalawa na lang, no? Isang sa Psalms 138 before I read invitation from our government. Psalm 139 verse 13 to 18. Oh, how, mga kapatid, kung paano ang ginawa, nilikha ng Panginoon. Kung paano kalagayan meron ka, right? Sabagkat, nandun ka sa safety zone ng Panginoon, hindi ka na pwedeng tanggalin sa safety zone, parang inalis niya yung sarili niya sa safety zone. Diba? Sabagkat siya ang safety zone. Psalms 139, verse 13 hanggang 18, sabi na niya, for thou hast possessed my reins. Amen. Ibig sabihin niya, talaga, God is in control right. Sa'yo. Amen. Yeah, sa lahat ng bagay. Right. Sa lahat ng bagay na nangyayari sa'yo, correct. God is in control. Amen. Kapag saan umiiyak na ako, what is nangyayari sa akin sa'kin? Ba't ako nagkasakit? Dapat yung lapit bahay ko na kasama niyo. Magkano ka na pwedeng takuran? But God is in control.
He possessed my reins. Thou hast covered me in my mother's womb. Amen. Amen. Protection. Eternal protection. Right. Alam mo ang mother's womb natin. Eternal protection doon sa kanyang mind. Correct. Amen. 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 Kaya from then, alam niya kung ano ang kakalagayan natin. Kasi alam natin ito before. Nagkaroon lang tayo ng amnesia. At ngayon, inalis na yung amnesia sa atin. Sabi ni Pastor kanina, unti-unti mga kapatid, bumabalik tayo sa pagkaalam ng lahat ng bagay. Amen! Diba? Lahat ng bagay. Kaya natin nalaman mga kapatid kung ano ito eh. Before the foundation of the world, kasama natin ang Panginoon. Yes. Doon sa Genesis 26, kasama tayo ng plano. Yeah. Humintay ng Diyos at tao, let us make man in our own image. Aba mga kapatid, kausap ka niya. Kausap ka, kapatid. Diba? In our own image, pinakita sa atin kanina. Basta pinakita sa atin kanina ng maliwanag, mga kapatid. Diba? Yung pagkalikha ng Diyos ay ayon sa kalagayan natin. Amen. Male and female God. Diba? Hallelujah. Thou hast covered me in my mother's womb. Mula doon, hanggang sa mother mo, yes. Prinoteksyon ng kanyang Panginoon. Prinoteksyon ng Panginoon ng kanyang seed. Amen. Kaya, sa ibang mensahe, makikita mo yung ating mga mother, whatever they are. Yes. Nasira na ko yung mother. Whatever they are, mga kapatid, carrier sila ng word. Amen. Diba? Nilagay ng Diyos, pinili sila ng Diyos. Amen. Ikaw ay ilagay doon sa kanilang womb. Amen. Bakit po? Karapat dapat silang mag-carry ng word. Amen. Diba? Seed of God, chosen before the foundation of the world. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Yung pagkalikha sa iyo, mga kapatid. Amen. Marvelous are thy words, and that my soul knoweth right well. Sino daw makakaalam? Amen. Yung ating soul, yung real us, mga kapatid. Right. Alam niya lang lahat ng bagay niyo. My substance was not hid from thee. Alam mo yung substance? Mga kapatid, part mo yan. Yes, I guess. Diba? Lahat ng part mo. Right. That is yes. Substance. Yes. Right. Lahat ng bahagi galing sa'yo. Yes. Lahat ng mga mahal ko sa buhay. Yeah. Yeah. They are your substance. Yeah. Yeah. Diba? Right. Tatay mo, nanay mo, lahat ng nagmahal sa'yo, lahat ng mahal mo, they are your substance. Amen. Diba? They are your eternal part. Amen. Na pinili ng Diyos na manggaling sa lineage mo. Amen. Diba? Ay, hindi mo nga. Lineage, eh. Kaibigan mo lang eh. Oh, diba? Yes. Oh, hallelujah. When I was made in secret. Yun. Tayo ay nilikha sa isang sekreto na tayo lang nakakalam. Amen. Diba? Walang nakakaalam nito, maski ikaw, hanggang hindi nabuksan yung selyo, di ba? Hindi natin alam na nilikha tayo ng pasikreto ng Diyos. Amen. Sa pagkakayroon siya gagawin ng kapatid. Amen. Di ba? I was made in secret. It is sealed. Right. Sealyado yung pagdating mo dito, mga kapatid. And curiously wrought in the lowest part of the earth. Lowest part of the earth. Napakasalanan mo eh. Diba? Man, hinulma sa kasalanan, mga kapatid. Yeah. Yeah. Hindi mo alam kung ikaw nga ay ligtas. No? Like the rest of the world. Yeah. Kinawa ka from the lowest part sa lupang ito, sa pagkataong ito. Thine eyes did see my substance. Alam ng Diyos at nakita ng Diyos ang lahat ng pipiliin mo, mga kasama. Amen. Diba?
At yan mga kapatid, hindi basta-basta nalagay din dyan. Right. Sapagkat yan ay itinalaga ng Diyos sa pamamagitan mo na magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sila yung substance, mga kapatid. Also, predestinated by God. Amen. For you. Amen. For you. Amen. Diba? Amen. Bakit ka lumitaw sa pamilya mo? Yung pamilya mo, isang ano, bangtano wedding. Yung isa, ang ginawa ko, di mag-tongits. Oh. Tapos yung isa, re, tabi tayo, re. Ma. Ganyan. Yung isa, naghanap ng kasama, mag-hold up ng bangko lagi. Tapos, ikaw, lumitaw ka doon? Yes! Amen! Amen! Lumitaw ka doon sa pamilya na yun, naisurumpa lahat ng kapitbahay mo. Ang pag sinong pamilya na yun, mga rin. Mga magandang lalaki, mga magandang babae. Ganun ang tingin sa'yo ng kapitbahay mo. Doon ka lumitaw? Sigurado, iniisip ng tao, kung masama yung mga kapatid niya, mga kasama niya, iyan din, baka pinakamasama yan. And yet, they don't know na mahal ng Diyos ang pamilya niyo. Yes, kaya inilagay niya yung kanyang bride doon, mga kapatid, upang maging magliligtas nila. Upang yun, mga kapatid, ay makasama niya pagkat sila yung nasa isip ng Diyos before the foundation of the world. Yes. What is that? Thine eyes did see my substance, yet being unperfect. Amen. Ano yung perfect? Walang ginawa kung hindi magkasala. Right. Kundi magsalita ng kalapastanganan sa Diyos. Unperfect. Anong perfect? Hindi pwedeng iharap sa Diyos kasi perfect ang Diyos. So, hindi pwedeng iharap doon. And yet, thine eyes did see my substance, yet being unperfect, unworthy. Right. But they have been protected because of you. Amen. Amen. Ano tawag mo doon? Magliligtas. Ano tawag mo sa'yo? Safety zone. Right. Amen. Oo. Dahil, bahagi mo siya. Diba? Magkapatid kayo sa laman. Nag-away kayo. Mula ngayon, hindi na tayo magkapatid. Ayaw na kitang kuya, hindi na tayo magkamukha. Diba? Nagtakwilan na kayo. Sige, huwag ka nang umuwi dito. Huwag na nang umuwi dito. Sa kanila na yung bahay natin. Takwilan kayo sa laman na to. Diba? Hindi mo na siya mahal, hindi ka niya na mahal. Sa madaling salita, tinuldoan nyo na ang magiging substance nyo. Pero sa may ganag-apply ng trabaho, nagsubmit kayo ng bio data. Name, Baldo. Name, Braguldo. Tatay, Braulio. Tatay, Braulio. Pareho ang tatay niyo. Pareho pa rin yung tatay niyo. Diba? Magkapatid pa kayo? Hindi niyo pwede sabihin hindi. Magsisinang ulit kayo sa harap ng naging interview. Tama. Diba? So hindi na kapatid. Yung pagiging magkapatid mo mga kapatid. Yet, being imperfect and in my, and in thy book, in thy book, all my members were needed. Amen. Sa aklat ng buhay ng Cordero. Lahat ng mahal ko. Lahat ng nagmahal sa akin. Nakasulat doon sa aklat. Paano mo buburahin yun? Para mo nalina kong binura. Diba? Hindi pwedeng patayin ni ng Panginoon si Sarah kanina. Kasi parang na lang pinatay yung kalahating puso ni Abraham. Diba? So, gano'n mga kapatid, ang lahat ng mahal mo, hindi pwede tanggalin ng Diyos eh. You are the Queen of Heaven and Keeper of Life. Amen! Amen. Hindi mo pumutesta ang Diyos eh. Bakit? Kasi yung mahal mo, siya na yung talaga. Amen! Hallelujah! Amen! Hindi niya pwede sabihin, ay, huwag mo piliin yan. Huwag mo bigyan ng buhay yan. Ayaw mo yan. Huwag lang gano'n mga kapatid. Kaya niya sinabi, ask what you will, and yes, it shall be given unto you. Amen! Diba? Kilig, tuntok lang yan. What is important? Life. Amen!
Kasi pag nagpagaling ka dito, ilang araw, nasakit na naman. Ilayans mo na naman. Ilang araw na naman, pagkasakit na naman. Hanggang umabot si sacrimation. Diba? Pero yung buhay na ibinigay mo, aanihin niya yung buhay. Amen! Yes. Which is more important, mga kapatid. And they are your substance. Diba? And in thy book, all my members were written. Walang mawawala ay isa. Right. He will raise it. You will raise it. Diba? Which, in continuance, were passion, as when they were rumors. As yet, there was none of them. Oh, yeah. Wala pa man sila, mga kapatid. Diba? Nandiyan sa kanila yung buwan. Right. Bakit yung ikaw ang tao sa mundong ito, alam na ng Diyos eh, kung saan siya pupunta eh. Yeah. Diba? Alam na ng Diyos kung pipiliin niya yung impyerno o purgatorio. Oh! Alam mo kung ito. Wala pong purgatorio, mga kapatid. Yun lang yung mga tao lang ang naglagay niya upang piliin niya yung purgatorio. Naka-neutral. Yung purgatorio. Ang toro lang sila ng Diyos. Diba? Dinisign ng Panginoon ito, mga kapatid. How precious also are thy thoughts unto me. Na nag-manifest ngayon, yung thoughts ng Panginoon. Lahat ng ginagawa natin ito, mga kapatid, nasa thoughts ng Panginoon niya, and we are manifesting. Yeah. Oh God, how great is the sum of them. If I should count them, bilang mo ba? Ang dami ng buhangin sa dagat. Ganyan ang pagmamahal ng Panginoon. Amen. Ganyan ang pagmamahal natin, mga kapatid. Nakayang abutin ito ang lahat, mga kapatid. They are more in numbers than the sand. Yun ang mga tao minahal at binigyan buhay ng Panginoon. Now, when I am awake, I'm still with thee. Nung gumaling ka sa insomnia mo, amnesia. Sa amnesia mo, nandun ka pa rin sa Panginoon. Hindi ka nawala eh. Kahit anong mga bagay ang nangyari sa iyong buhay dito, mga kapatid. Yes. Ang pinakamaganda nyo. Yung lahat, yung iba, kahit anong ganda ng buhay nila dito, pagising nila at wala sila sa book ng Panginoon, wala. Hindi sila makikita at natatagpuan. Samantalang ikaw, kahit anong nangyari sa buhay mo dito, nagkaroon ka ng amnesia, spiritual. Nagkaroon ka ng insomnia. Di ba? Na-COVID ka o kung ano-ano pa. Hindi ka humiwalay sa Panginoon eh. Bakit? Kasi hindi ka inihiwalay ng Panginoon. Pag-isip mo, nandun ka pa rin sa Kanya. Hindi sa lahat, nakita mo ang lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid. Di ba? Ngayon, alam mo ikaw ay manlulubos. Mas lumakas ang power mo ngayon. Mas lumakas ang pananampalataya mo. Dahil nakita mo itong word na ito, mga kapatid. Ito ang magkumpleto ng lahat-lahat ng thoughts ng Panginoon na iniliba niya na ginagampanan natin ngayon. Sabi niya, if the bride only knew its position, amen. It will one day. Amen. Diba? Alam na natin lahat ng mga kapatid eh. Amen. Alam na natin na bride tayo. Diba? Alam na natin kung anong position natin. No. Yes, isa natin sinasabi. Kaya lang, kinakailangan mag-ring ito sa puso mo. Ha? Ganun pala. Diba? Kung dumating sa'yo ang kaunawaan, minsan, kagulat ka. Ganun pala. Ganun pala ang bride. Hindi pala siya basta bride. Kasi pag kulang ang iyong alam at sinabi mo, bride ka. Eh ano ngayon? Kukulang naman. Maraming nagsasabing bride. Diba? Bride ako. Yung bride, inihiwalay nila sa Diyos. Eh ano ngayon? Umihiwalay ka naman sa Diyos. Diba? Kinakailangan pag-bride ka, alam mo lahat ng mga bagay kaakibat nung pagka-bride. Amen! At nalaman mo yun, at magting sa'yo, then we will go. Amen! At bride, hindi lang sama-sama eh. Hindi lang sama-sama. Hindi siya namumulot lang ng punta ako to kasi magandang aral doon. Hindi gano'n mga kapatid. Ang bride ay at tinatawag siya paalis sa mundong ito. Amen! Ano bang
mga bagay na kaakibat ng kapagpapayag mo. Amen. Di ba, yung text natin? Lahat ng salita ng Diyos nasa iyo. Amen. Lahat ng authority, kaakibat mo, lahat ng power nasa iyo. Amen. Amen. Then, this is the time. Amen. Amen. Let us do it. Amen. We are going away, mga kapagpapayag. Now, let's go. Here is what I'm trying to say to you. Doon sa church, right. Sa Pergamon church age. Right. Here is what I'm trying to say to you. The law of reproduction. Okay lang ba mga kapatid, nagtagal na ka? Yes, okay. Yes. Yes. Okay lang. Okay lang. Yes. Okay lang. Okay lang. Hindi mga gariyo. Denial, brad. Denial, brad. Go ahead. Dalawang beses na pala tumama yan. Isang hapon, tsaka isang magaling araw. Tama. Tama pala. Hindi, kasi kayo inubos niyo sa masakang kantay. Nanisi na lang ako. Kasi sisipa. Hindi, dalawang araw naman ito mga pala. Nakakapang mga kapatid. Here is what I'm trying to say. To you, the law of reproduction. Tuyo. Meron akong dalang tuyo dyan. Wala pa rin ako. Wala. Mapaluto. Tuyo. Hindi. Tululuto na. Luto. Tuyo. Tuyo sa iyo. Sinasabi ko sa iyo. Sinasabi ng prophet, here is what I am trying to say to you. The law of reproduction. Nadaanan ni Pastor kanina. Yes. Pasahin na lang natin. Is that each species bring forth after its own kind. Amen. Diba? Yung pag nagtanim ka daw ng alis, kailangan tumuho alis. Correct. Hindi alis. Rosemary. Diba? Pag ako ay nagtanim, kailangan sumruya, tumuho ay gabi, namunga ay mangga, ng aking pintasin, hinog na papaya. Hindi ganun. Hindi ganun, mga kapatid. Kailangan magtanim ka ng luya, tutubo luya. Yes. Kasi low reproduction mo. Yes. Diba? Mali, yung tinanim mo, fake lang yun pagka ibang tumubo. Oo, oh, tama. According to Genesis 1:11, God said that them, let the earth bring forth grass, and the earth yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after its kind. Yung kind na may produce na. Diba? Yung pag demonyo ang tinanim mo, demonyo tutubo doon. Pag litaw nun, kung hindi may sumay, may hawak na tinidor. Kasi demonyo yung tinanim eh. Ano ngayon pag Diyos ang tinanim? Yes! Ano ngayon, kung pinako sa krus at itinanim yung dugo doon, ang tumubo yung kanyang bride na the same. Diyos ang kanyang sarili. Hindi gabi ang tumubo, bride ang tumubo. At yung tumubo yun, according to the law of reproduction, siya ay Diyos din. Amen! At nasa kanya lahat ng authority bilang Diyos. Kung wala man po yan, tayo ay alis na. Hindi simpleng bagay yan. Hindi isip lang natin yan. Salita yan na galing dun sa honeycomb na nasa bride. Ito yung susi na malaman mo kung sino ka. Ito yung susi sa ating pag-alis, the law of reproduction, sapagkat itinanim ng Diyos ang kanyang sarili upang tumubo ang kanyang sarili sa pamamagitan mo. Amen! Diba? Who seed is in itself upon the earth? Whatever life was in the seed, susi, God yun eh. Came forth into a plant and then into a fruit. Diba? Ang sabi niya, the very law, the very same law applies to the church. Right. Whatever seed started the church, so kung ano yung original na church? Oh, ang nagdalita na ng Diyos. Yung nagtutubo ngayon mga kapatid. Diba? Come forth and be like the original seed because it is the same seed. In these last days,
the true branches, ano daw? Christ seed. Right. Hindi Christ seed na din. Amen. Tutubo Christ. Amen. Diba? Will come to the headstock. Ano? Magiging isa siya. Amen. Lay it down. Yung pagka-Diyos niya, yung kompletong Diyos na hindi lamang men, kundi woman, hindi lamang male, kundi female together, mga kapatid. Isang buong worship. Tama. Diba? Yes. Ano sabi? And she will be the super church? Yes. Amen. Hindi iba yun. Nawala? O wala talaga? And she will be the super church. Amen. Super race. Si Superman, mga kapatid, kaya niya buhatin ang buhat. Tula. Sa ano lang yun? Oo, sa isip lang ng tao yun, mga kapatid. Yung super church, mga kapatid, siya ang may likha ng buwan. Yes! Amen! Amen! If you will know your position, this is the day. Amen! You will know. Yung lumungin lo sa Diyos, ilan sa mga araw na ito. Matulog yun. Alis na tayo. A super race! As she nears him, they in the bride will be so much like him. Amen. Amen. Ano sabi? Kumalik siya sa co-equality. Amen. Part lang yung mga kapatid, but the complete God is in. Amen. Nandito ngayon mga kapatid sa eksena. Amen. Hallelujah. Will be so much like him that they will even be in his very image. Amen. Amen. That image. Right. Amen. Male and female. Amen. Pinaliwanag sa ating kanina. Yeah. That is God. Amen. Kumabalik tayo doon. Amen. The male and female God. Oh, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Savior. The Sustainer. The All in All. The All in All. Et cetera, et cetera. You come, right? Hallelujah. God bless you. Amen. Thank you, folks. Isa lang po talaga yung mensahe. Amen! Kanina pa kami nag-uusap po sa akin. Hindi pwede na marami po ang mensahe. Isa lang ang daan. Amen! Hindi isang daan. 100 yun eh. Isa lang ang daan. Kasi iba, sabi isang daan. Oh, dami nun. Di mo ba? Kaya, tapos ang makakasama lang ng bride, yung pinanggalingan niya, isang pinanggalingan lang din. Amen. Same source lang. Yes. Hindi po tayo ihahalo ng Diyos sa hindi natin kauri. Grabe po yun, mga kapatid. Yung, ito po, parating yung narinig sa amin, yung pinanggalingan namin. Eh, ayaw ng Diyos na doon po kami. Ang gusto ng Diyos, ang kahalo po namin kayo. Amen! Kapwa namin po. Kasi ang dami naman namin na pwede punta na mas malapit. Yes. Di po ba? Eh, sa Diyos kasi walang distance eh. Correct. Di po ba? Ano ang Diyos eh? Infinite eh. Eternal eh. Wala din sa kanya kung 30 years ka na sa end time message. 20 years ka na. 10 years. Or kasusunod mo lang. Sa Diyos po, walang huli, walang huli. Kahit eternal po siya, tingin niya, ano yan? Actually, walang dulo sa Diyos eh. Amen. Tuloy-tuloy lang po. Correct. Kaya pagka nakita natin gano'n ang posisyon natin, eh habang ang mundo eh namamasko, may pinag-i-enjoy yan sila na siyempre mga pamasko, tapos reunion, kasi ganito yung mga panahon na nag-ipon-ipon eh, masasaya. Pero tayo, ang tunay na kagalakan natin, kasama natin yung kapwa natin.
Grabe po ang mga kapatid. Yan. Kagabi pa kami hindi makatulog. Kasi habang yung Pastor Jason, alas 4 daw alis namin. So, alas 2 gising na ako. Nihintay namin yung isang sasakyan. Sabi nga ni Pastor Jason, grabe brad, no? Kahit na napakalamig, nag-overheat yung sasakyan. So, hindi nakarating. So, naghihintay kami doon. Sa oras na po kami sa bahay eh. Nandun na kasi yung sasakyan ni Pastor Alvin. Ito po yung entry sa likod. Ang hinihintay namin yung kay Brother Noel. Eh sabi ni Brother Noel, nakausod lang siya ng kapraso po sa Santa Rosa. Nag-overheat na. Sabi ko, bro, paano kaya? O sige, motor tayo. Motor po kami, apat na motor. Tapos yung iba, doon sa sasakyan na dala ni Pastor Arne. At pasalamat po kami sa Panginoon. Walang traffic. Tapos eh, nakapundo yung ulan po sa mesa ni Diponso. Paano kaya, Brad? Unahan natin ulan. Hindi, nanakot lang pala. Wala palang ulan. Pero ang kagandahan naman, nakarating kaming mabilis. Kaya, grabe po. Kasi wala na naman tayong ibang, ito, paulit-ulit ko lang din natin na sinasabi ito na wala naman tayong ibang kagalakan na pagsasalusaluhan. Kundi yung parating i-remind sa atin ng Panginoon na ikaw yung break ko. Ikaw yung pinaka-importante sa akin. Na itong lahat to, na nakikita, tinatangkilig natin, mawawala lahat ito, yung mananatili lang yung bride niya. At yung mga nagmahal sa bride, yung minahal ng bride, grabe po yung ano natin, yung ministry natin para sa dito sa ating panahon na ito. Ito, basa po tayong konti sa birth pains, 211, dugtong ko lang po dito. Pero hindi mo kami nag-usap ni Brother Julie. Pero, actually, isang word lang din. Same thought lang din po. Para na 211, birth pains, 1965, January 24. Then, directly, I heard that real sweet music come again, and here come the same little bride coming by again. He said, this is what comes out though. And when she walked by, she's exactly like the one was in the first place. Amen. Walking to the step of the music of God's word, marching on by. Amen. Yung sinasabi ni Pastor Henry kanina, isang music lang. Amen. Isang daloy lang. Amen. Kumbaga, kung parang tubig ng ilog na dumadaloy, eh sumasabay lang tayo sa agos, minsan eh, Amen. Nasasabko tayo sa mga gilid-gilid, pero babalik din tayo doon sa agos eh. Amen. Ganun lang po ang ginagawa natin. Anay, kagalakan lang mga kapatid. Amen. Yung pinanggalingan po namin sa ano, sa Samar, sa Lite, tapos sa Samar. Eh bumabagyo po, galak na galak kami. Grabe yung... Dati ang akala natin, buwan ang bride eh. Ba hindi pala. Yes. Tayo na pala yung sun, yung araw sa panahon na to. Amen. Dati akala namin, nanghihingi lang tayo ng liwanag yun. Amen. Tayo pala yung liwanag sa panahon na to, mga kapatid. Yung sinasabi ni Brother Joe kanina, walang ibang liwanag na hahanapin ng tao sa napakadilim na mundong ito, kundi yung bride. Amen. Yan yung kahit sa, tingnan nyo, nandun tayo sa pinakamadaling na sulok. Tayo yung nagliliwanag po yun. Paano tayo nagliliwanag? Sa pamamagitan ba ng galing natin? Sa husay ba natin pumorma? Sa galing ba natin magsalita? Hindi po, yung mismong presensya natin sa lugar ngayon. Ay, nagliliwanag mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. Eh, bumibiyahe po kami mula sa Tabaco, sa Leyte. Yung ulan sumusunod sa amin. Yung ulan sinasagupa namin. Yung ulan sumusunod po sa amin. Pero, tuwing dadaan kami, basahan na yung lupa, o yung ampon, gagano'n lang konti. Nakakawala. Amen. Grabe po. Kaya pala walang gustong bumuha doon sa hotel namin, kasi tabing dagat. Tuwan-tuwa kami, may konti lang ang tao eh. Doon pala, tabing dagat, kaya yun. Lahat po sila doon sa mga matataas na lugar. Pero habang humahaginip yung hangin, yung ulan eh, pagbugsong-bugsong gano'n, grabe po yung kagalakan na pinag-share na natin mga kapatid. Napakasarap na pag-usapan na yung kusino po tayo. Correct. Pawin lahat ng pagod, pawin lahat ng alalahanin, pawin lahat ng mga problema. Grabe po mga kapatid. Salamat sa Panginoon.
And when I saw it, I stood there with both hands, crying like that. When I come to, I was standing on my porch out there, looking right out across the field. 12. What? She's to be the same bride. Amen. The same kind. Built out of the same kind of material. Amen. That she was in the first place. Amen. Amen. Isa lang po yung material natin doon sa pinanggalingan natin. Yung material natin po, yung word. Amen. Yung word po na yan, yung isip na in-express ng Diyos. Eto tayo ngayon, yung expression ng kanyang isip po yun. Tayo po yan, walang itang expression po ang Diyos sa panahon na to. Amen. Kasi yung Diyos na masculine, 2,000 years ago po yun eh, yun yung pinagdidiwang ng mundo ngayon. Amen. Yung isinilang doon sa sabsaban. Yes. Ang hindi napansin ng Diyos ng mundo ngayon, eto napakadami pa yan ng Diyos. Ang hinahanap nilang dinadasal lang po yung batang ando sa sabsaba. Samantalang ito, sa harap niya, tulungan niya lang ito. Maging mabait lang siya dito. Na place siya sa eternity. Amen. Ang mga kapatid ito, basa tayo sa ano, Revelations 22:17. Grabe ito mga kapatid. Paulit-ulit po, paulit-ulit. Pero hindi, hindi nawawalan ng ano, ng, lalo pa siyang, alam niyo yun, yung lalong sumasaba. Pagka ninanamnam natin, ano po, kala niyo adobo na, yung adobong baboy na habang iniinit mo eh. Habang natutunaw yung taba, hindi po ba? Pag ginalaw mo ganun eh, parang, hindi, kainin mo ako. Kaya alam ko na kayo magkanin. Ano yun, bawa sa kanin, ano po. Ito, Revelations 22:17, and the Spirit and the Bride say, come. Amen. And let him that heareth say, come. And let him that is athirst come, and whosoever will, let him take the water of life freely. Amen! Abe, yung groom at bride po ito, isa lang ang sinasabi. Amen. Walang ibang sinasabi yung bride, nakaiba doon sa kanyang groom. Amen! Same lang po ito. Ano invitation ng bride? Tara! Yes. Ito, libre yung tubig ng kaya. Amen. Amen. Eh, ito yung panahon na pinakamadaling mapunta sa eternity taon eh. Yeah. Isipin nyo eh, gumawa lang siya ng isang kabutihan sa bride, tapos nakalimutan na yan, bumalik uli, nakalimutan na uli na may nagawin pala siya kabutihan, bumalik uli siya doon sa gawin niya. Eternity yun. Amen. Kaya kaya iiyak yun sa white room, pakinan, kailan pa namin binigyan ng tubig? Kailan pa namin binigyan ng pagkain? Kaya... Sipin nyo, yung Diyos nga, ginalo niya sa kulungan eh. Panginoon, kailan ka namin, sipin nyo, Diyos nakakulong. Nakatrato ng Diyos na yun. Pakinom, kailan ka namin dinalo sa kulungan. Amen. Ako ba? May Diyos pala doon sa kulungan. Mukhang naglinit ang ulo ng Diyos na yun. Kaya nakakulong, nakatrato. Iba ang bilang atrato. Ibo ba? Sabi mga kapatid, ito yung panahon pinakamadaling mapunta sa eternity. Ito yung panahon na pinakamahirap mapunta sa impyerno. Bakit? Kailangan araw-araw consistent, puro kasamaan ang gagawin mo. Umiwas ka sa bride. Pag may suspecha kang bride, pinasususpecha ang bride, iwasan mo kasi baka magawin mo ng kabutihan, e ang goal mo ay impyerno, mapunta sa langit. Sabi ng panahon na ito mga kapatid. Napaka-importante natin mga kapatid. Kawawa ang mundo pag nabody change tayo. Kawawa na siya. Ito na yung huling chance po nila. So, totoo lang. Last chance po nila ito. Kaya, amen. Kaya ano eh, hanggang may pagkakataon, atin tayong fellowship. Hanggang may pagkakataon. Kasi, eh, mamaya pag uwi natin, baka mamaya, may na-encounter na naman tayong problema, na lumo na naman po. Dito na, ano ulit tayo, nare-recharge na po tayo. Amen! Pag nakikita ng mga mahal natin sa buhay, aba, grabe, ang saya nung ating kuha. Si kuya nga, lulubo-lubo kanina, ngayon eh, ang saya, sigla ulit. Di po ba, makakakita na naman sila ng liwanag sa atin eh. Di po ba, yan yung parating narinig ko din po sa Angeles na cast your bread upon the robot ko. Makita nila yung magandang attitude natin towards heaven. Parang may nangyayaring maganda doon sa
inaatinan niya po na fellowship pa. Ano ba? Hanggang nandito tayo, yun lang naman ang gagawin natin. Walang, hindi kailangan na sobrang galing natin na mag-break dito. Hindi kailangan na napaka payos ng itsura natin, napaka-religyoso ng itsura natin. As is lang to. As is where is lang po ito. Kaya kami, pasalamat po kami sa Panginoon. Grabe po, kagalakan namin to na yung mga dati hindi namin alam, pero may gutom na kami, yun na nga yun. Pero, nakukonfirm, sabi namin pa ako, hindi na. Eh, ang buwan ay nangihingi lang ng liwanag eh. Tapos, ang sabi ng Bibi, you are the salt of the light of the world. Ito ba? Eh, hindi. No, pala, tayo pala yung liwanag, literal na liwanag. Literal na asin ng mundo. Kaya salamat po sa Panginoon na parating ibinabalik sa atin kung ano yung kalagayan natin, sino po tayo. Amen. Kaya po ngayon, talagang wala tayong ibang sasabihin, kundi Panginoon, salamat. Amen. Wala akong effort para ma-deserve ko to. Kundi ito ay para sa glory mo, Panginoon. Amen. Para sa ikakapuri ng pangalan mo. Kaya niloob mo na ang seed mo mag-manifest dito sa laman na to, na ito itsura. Thank you, Lord God. Shalom, right? Salamat po muli at narito kami at ka-fellowship ng tunay na bride. Nagpapasalamat din po kami dahil ayun nga nakasama sa mission. Nakita namin kung gano'ng kasaya at gano'y yung mga kapatira na nakita yung bonds sa atin. Na alam nila, ay may love niya din pala talaga mga kasama. Amen. Pasensya na rin na iyak na ako. Amen. Lord, amen. Iba yung iba, hindi ko ma-expect. Lahat pa yung pinag-uusapan natin patungkol sa pag-alit sa atin, pag-alit sa atin. Dahil after ng mission, so, madaming nangyari nga doon na napakasaya, patungkol ng mga pinag-alit ng mga bago. At yung mga kwento na rin nila, Pastor, noon. So, ngayon naman, kasama ko yung aking asawa din, anak, kasama si Pastor. Kaya yung i-insight din ng puso ko na pakita nila yung kasiyakan, ano ba yung pinag-fiesta natin sa lugar na ito. At katulad nga nung dipuyat-puyat ng panahon ng galing sa ano, pagdating po namin, sabi ko ito, tamang-tama, may papagawa yung sasakyan para pagbiyahe ng Mevaisiya, okay yung takbo. Noong Monday naman, namatay naman yung pamangkin ni Banji. So, puyat mo naman. Puyat. Dahil kami din yung nag-aasikaso. So, hindi din na ipagawa yung sasakyan. Kaya kanina, parang dancer yung sasakyan. Pagka nalubak, buksang sumasan yun. Kaya ang takbo namin, pinakamabilis namin yung 70. So, sabi ni Brother Eric, ganun din kayo, Brad. Hindi lang pala kami. At hanggang tumatakbo, sabi mo, tawag. Kasi yung entry, hindi yung tagusan. Nakasarado, sarado din doon. May aircon sa na, may aircon sa likod. Tawag si Sir Alice. Kuya, kuya, may nangangamoy. Pinto kami sa ano, sa kasulinahan. Tignan namin kung ano yung nangangamoy. Wala naman. So, kasi siguro pumasok lang yung, ano, yung aboy ng kapucho. So, salamat at nakarating naman din dito. At katuloy nga sabi ni Brother Walter, yung mga kapatid natin, si Sister Telma, si Brother Noel, talagang design nila nang parating dito. Pero, dun, dahil dun sa sitwasyon na sabi nga, balamig, pero nag-overheat pa rin. So, sabi ni Sister Telma, Brad, ay, kumusta kayo? Sabi ko, Brad, nag-road trip na lang kami, balik na ulit kami. So, bawat gasolina, linis na pa nila para maglagay ng tubig.
So, nagpapasalamat po ako sa pagkakataon at nais ko din kayong handugan ng meeting. Amen! Pero hindi mo naman sino, naayos po ako. First time! Meeting ko po yung ano, for you alone. Meron pa dyan. Magkatulungan, palakasin.
live up dun sa kabigatan, tulungan na makalakad at magpatuloy hanggang sa bawat sa atin ay mabali, James. At dahil sa sabi nga, kanina pa, selyuhan, walang malalagas, sama-sama tayo sa body change. At salamat sa kabutihan ng Diyos. Salamat po. Amen. Pastor Jason. Sarap po nung yung mga kasama mo, iisa kayo ng sinasabi. Amen! Alam niyo po yun? Yes! Siguro naman, updated kayo sa mga nangyayari, di ba? Sa, lalo na sa sitwasyon natin ngayon. Kapwa mga Pilipino, misa, ang ano eh, kung ba, ang hirap intindihin eh, kung wala talagang, hindi kayo mag-aintindihan eh. Parehas naman kayong Ilocano. Parehas naman kayong Pampangan. Tagalog kayo parehas. Pero yung isipan nito po, ang politik. Sabi ni, na mga preacher ganina, at dito kasi yung ano, greatest battle sa panahon. Kung gaanong nag-i-enjoy tayo bilang bride, ay talagang yung demonyo naman, talagang battle sa isip. Kaya ito po yung neutral ground, ito yung refuge. Itong bawat isa sa inyo, kagalakan ko, kagalakan ng bawat isa, na magkita-kita tayo, marinig natin yung bawat isa. Testimony pa lang natin, message na mga kapatid. Nagtutuwa nga ako sa misis ko kanina. First time kasi makasama namin yung mga anak namin na mas malalaki na sa amin ngayon. Naabutan na kami ng mga anak namin. First time namin po na after 21 years, huling adan namin ang pag-meeting dun sa body-body, ay, sorry. Dun sa mga, sabi nila, body rin sila, certified. Hindi naman sila yung ano, di ba? Dahil tayo nila yun eh. Pero, mga maliliit pa po sila noon, dyan sa may Lola Corazon, Pastor. Yung may link dun sa ang liliit pa po nila noon yung mga anak namin. Ang tagal na noon, way back. Ayun, buhay pa sila Pastor. Buhay pa yung kompleto pa noon eh. Nakatid din pa kayo lang ng Pastor. So first time ulit na ito, maka-attend po sila ng pag-meeting. Kaya, ayun, gano'n na lang po yung enjoyment namin kanina, excitement namin na nag-prepare kami, madaling araw, gising na yung misis ko. Oh, gising na kayo! Alas dos na, kaya nga po eh. Sabi ng nanay nila, oh, buhay kayo maga! Aalis tayo! Kasi dalawang namin lalaki, dala yung dalawang motor. Oh, umuwi na kayo at iiwan natin yung dalawang motor dito sa ano, yung safety natin. Alam niyo po yung ipagalangan na, yung excitement na dahil lang makasama bawat isa, marinig. Amen! Makipag-enjoy, makipag-enjoy yan. Kasi sa mundo, di ba? Tumawag na yung tita ko, sabi niya. Mag-asawa yun, police parehas, retired na. Oh, sabi niya, ano, Merry Christmas! Eh sabi ko, Nay, naitawag ko doon, nagtsahin ko lang. Hindi po kasi kami nagsiselebrate ng Christmas eh. New Year, medyo sineselebrate namin kasi year-end celebration. Kabutihan ng Panginoon sa paggabay, buong taon. Merry Christmas, sabi ko, first time ko Pastor masabi sa kanya eh. March kasi, tsaka April pinanganak si Jesus, hindi naman December eh. Yan yung tita ko, first time niya marinig sa akin yun in, grabe, 30 years na yata na
Kumbaga ngayon, tayo, yung mga bata yung nagsasabi doon sa makatanda, eh. Yeah, yeah. Kasi yun po talaga yung espiritu ng panahon, eh. Amen. Tayong mga huli, at yung mga nauna, mga kapatid natin, sa mid-church ages, 2,000-year-old, bright body, tayo yung kapunuhan nila. Yeah. Kaya naririnig nila tayo ngayon, ba nang sasalitang gano'n? Marap ito ah. Ah, gano'n ba? Sabi sa akin yung liyahin ko, ah, gano'n ba? O sige, mag-ingat kayo. Sino ba mag-drive? Sino? Ano sasamyan ko? Mag-ingat kayo. Yung mga ano, yung mga apo ko, ganyan-ganyan. First time ko yun kasi lagi yung mag-stop. Police eh. Talaga puro ano lagi, sermon lagi. Oh, ah, mga adik din mga anak mo. Baka ganyan-ganyan. Kasi po, airpad ko dito po sa San Jose, yung father ko po, sundalo po yun, eh, naging bodyguard po siya ni Hoson, mga, yung mga batang Hoson na naging bodyguard siya. Kaya alam niyo po yun, yung, siyempre, mga militar, tapos militar, talagang yung disiplina ng militar, na misa wala na sa lugar eh, na basta adapan, ano, although hindi ako lumaki sa kanila dahil broken family, hindi ako lumaki sa nanay, hindi ako lumaki sa tatay. So, alam mo yung ugali ng na-adapt ko minsan dahil sa sinasabi ng mana-mana, meron sa ganito. So, ang nangyari sa mga anak ko, habang lumaki sila, tapos napunta pa kami sa maling pastor, na yung disiplina parang hayop na kung trabuhin mo yung mga anak ko sa sobrang disiplina. Dumaan po yung mga anak namin doon sa akin. Kaya nung nagsishare kami nila Pastor Henry doon sa ano, habang umaan yung bagyo, oo nga, no, isa sumusobra eh. At sa amin po talagang hindi lang sobra, ha? Kami na Brother Orly. Halos itong referee namin noon, away kami ng away, sabi ng misis ko kanina, away kami ng away noon. 1999, 2000, referee namin si Brother Rolly, wala pa siyang pamilya noon. Referee namin po yan, isa palang anak namin yun, yung panganay namin babae. Away, away dito. Ano nangyayari? Away, pati, bata. Mamay, naging apat. Apat, bata, bata naman. Pero alam niyo po yun, kasi nga, mali yung nagtuturo. Mali rin yung pagsunod. Tama yung pagsunod ko sa kanya, pero mali yung tinuturo niya. Mali yung application. Kaya, yung mga anak namin, misan, pagkaroon, oh, wala na tayo doon sa dati natin. Sila ba'y minsan nagpapaalala sa amin ng gano'n? Huwag natin balikan yung gano'n na masyadong rascal na ano. Wala na tayo doon. Kaya nagpapasalamat po kami dahil unti-unti talagang yung paggabay, yung mga natututunan namin dito, grabe po. Ang daming binago, binabago pa rin ng Panginoon na pagtuturo sa amin. Ibang church na ngayon, tumatayo, unti-unti, yun po, salamat sa mga kapatid namin, kayo, salamat po, dahil parte kayo ng pag-aalalay sa bawat isa namin. Kaya sa Diyos po ang kapulihan, wala po tayo na amat na tao dito, sa kanya po yung pinakamataas na pabuhay. Amen! Gusto ko lang pong basahin itong Bible verse na to. Kanina sabi ko, ito yun eh. Philippians 2. Sabi niya, let this mind be in you. Amen. Which was also in Christ Jesus. Amen. Who being in the form of God, thought it not robbery. Hindi isang pagnanakaw, sabi niya. To be, sabi niya, thought it not robbery to be equal with God. Sipin niyo equal. Ito po na, pakasarap ng namin to. Na bumabalik na tayo dito sa kumpletong Diyos. Amen. The complete revelation of Jesus Christ, the male and female. Yeah.
Binabalik-balikan po yan, yan po talaga yung nag-extract sa akin. Bakit? Let us make man. Yes. Sino yung kausap niya? Yun daw tatay tsaka yung anak nag-usap. Yung God the Father daw tsaka yung son nag-usap. Grabe po, nilito. Nilito ng demonyo po yung mga kaisipan nila. Pero message din ang dala. Pero dun sa, ano na yung niligaw na sila dun pa lang. Kasi yun po yung kinalagay. Makita mo na ikaw pala, ako pala, tayo pala yung kausap niya dun. Kaya pala party tayo, kaya pala before the foundation, nandito na tayo. Kausap niya na tayo eh. Sabi kanina, yung isip, na-express ngayon sa bawat isa sa atin. Kaya hindi robbery, hindi isang yabang na mamandat eh. Ang ginandang ni Brother Adnet, for right alone. Amen. Pero totoo, dahil yung groom na natahan sa atin, kaya hindi isang pagnanakaw na, oh Diyos kami. Hindi isang pagnanakaw yung naipantay natin yung sarili natin sa Diyos. Hindi small God. Capital G. O-D. Kompletong Diyos ngayon. Amen. Na nanaglalakad. Iba-ibang itsura. Iba-ibang tangkad. Magsalita, iba-iba. Lingwahe. Pero Diyos na lumalakad. Na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Na carry na posesor. Grabe. Kaya, wala, parang paulit-ulit na lang yung sinasabi namin, na sinasabi rito, pero yung puta ka niyo eh. Amen! Wala tayong gagawa eh. Tayo kasi yun, lagi yung ulit sa atin. Kaya nga, bright through ceaseless eternity. Diba? Dahil pagka wife na eh, parang, kunyang ka na, sige, tumawid ka mag-isa mo. Diba? Pero pag nobya pa lang, nililigawa mo pa lang, talagang sobrang alalay. Ganun po ang gusto ng Diyos mangyari. Amen. Kaya hanggang eternity po yung bright na term. Yes. Kaya salamat dahil party po tayo nun. Amen. Isa tayo nun. Amen. Kaya God bless you po. Amen. God bless you po sa party ko. Bukas pa. God learning. Amen. Shalom. Saints. Shalom. Maraming salamat. Ito po yung pinakamasayang araw namin. Hindi lang po yung church, kundi yung family namin. Amen. Na makasama kayo lahat. Amen. Actually, walang tulog, walang pahinga, para lang makita namin kayo lahat. Amen. Ibang po talaga yung puso namin sa bride. Amen. Ganun din sa pag-prepare namin sa music dahil alam namin syempre iba yung gusto namin at the best eh, basta sa bride. Ganun din sa huling tugtog na namin to. Pero appealing ang bride. Susunod kasi ito, after na mag-body change natin, tayo na ang tutugtugan. Ang angel. Nakakulat-kulat. Grabe, na-experience ko po yan. Yung unang, yung huling banda ko, siguro mga 3 years ago, unang samba namin sa Tacloban. Pagdating ng airport, sinalubong kami ng mga banda, musikero, tapos sinabitan kami ng mga gololi sa katawan. Iba pala yung ano, pakiramdam. Lalo pag angel na yung aawit sa harapan mo. Ma-appreciate mo kung gaano ka ka-welcome sa kanila. Lalo yung mga angel pagdating natin dun. Sa inyo to, parang ganun. Inyo lahat to, bride. Ganun ang daming. Grabe. Hindi eh. Hindi kasi kayang ang laman natin. Hindi, hanggang doon, may limit. Pero pagdating sa eternity, wala na, tuloy-tuloy lahat. Kaya yung sobrang appreciation ko sa buong bride body, maraming salamat, Panginoon. Amen. Ito yung family natin. Thank
Ito yung Panginoon. At unang-una, hindi sa message, gusto kong magpasalamat sa Panginoon na pinapatunayan niya kada nandito kami, kahit sa kanilang doon, basta kapili yung bride. Lagi po yun. Tunay yung mensahe natin. Amen. Pinutunayan niya lahat totoo at tunay. Hindi yung may mga bola ba na ano, hindi ka, walang biro eh, tunay. Andito na tayo, ito yung final. Amen. At ganoon din sa, yun nga yung testimony na pinanggalingan din namin, dating church namin, dito ko lang, kanina ko lang nalaman. Grabe, kaya pala yung pagiging headship na tinutulong sa amin. Tatay ka ng tahanan, headship ka, ikaw ay masusunod, hindi yung asawa mo. Mali pala, under curse pala nun. Curse pala nun. Kaya salamat sa Panginoon, nakuha na paan ko. Amen. Ang ating kalayaan namin to, salamat sa Panginoon. Amen. Unti-unti, hindi bigla. Salamat sa Panginoon. Ay, grabe. Amen. Under curse, kaya pala ganun kami. Nakasakal. Grabe. Pero although pinadaan sa amin yung Panginoon yun, na-experience namin, para ma-enjoy namin itong panahon ito. Kasi grabe yun, ito pa na pala. Ito yung tunay. Salamat Panginoon. At ganun din sa isa pa, dahil nandun sa experience namin yun, gusto ko i-testimony sa inyo na yung katayuan namin yun, dahil under curse, yung asawa ko lagi kong sasaktan yan dahil sa ganun. Dahil yung testimony ko, gusto kong humingi ng tawad sa asawa ko. Amen! Ang respect! Balita tayo. When you see na pag nakita mo na ang selyo mo sa panahon mo, is to say that I wrong. Mahal. So, amen. Nagkamali ako. Pero bigbit ko kayo yung pamilya ko. Amen. Sa tunay. Amen. Di sa tunay na kami sa akin. Walang ano, walang kasigan. Ganun ang mahal ang pamilya ko eh. Lahat ang mahal ko sa buhay. Eh dahil sa yan nga naranasan namin, dahil alam namin tama, totoo naman eh. Tayong lalaki eh. Pero hindi pala, after first pala yun. Grabe no? Hindi tayo nalilang ng demonyo. Grabe, gabuhok. Gabuhok lang ng panluloko ng demonyo. Pero asan tayo? Nandito tayo. Amen! Salamat Panginoon. Amen! Ako yung living testimony na hindi mo kami maluloko sa tanas. Hindi. Ang sabi ng message ng prophet, hanggang maaari, lulukoy ka ng demonyo. Pero hindi, pagumpay ang bride. Amen! Hindi ka, hindi. Pagumpay ang bride. Salamat Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan hanggang ngayon. Salamat sa word. Amen. Magtayo pala magkakasama before the foundation of the world. Ngayon, papunayan mo sa'yo sa kanas kung ano yung binabanggit dito na magkakasama tayo lahat. Grabe, salamat Lord. Amen. Grabe. Kaya, relax. Marami pa yan. Marami pa yung maging pesta. Salamat sa Panginoon. Mag-isa pala. Gusto pong basahin sa inyo itong The Masterpiece, paragraph 176. Sabi po rito, notice the great masterpiece, sino po ito? Tayo po ito. Of the family, the husband and wife cannot be truly a family unless they are one. Kailangan iisa. They have to be. If they are not, kapag hindi, they are not a good family. And you know, yan yung kalagayan namin dati. Why pulling one good family up? Why pulling one way and the husband another? That would make an awful family. Tama. Yan yung na-experience namin. But in agreement, sabihin, mayroong pagkakasunduan, in agreement, yeah. With love,
Kailangan may anti-agreement with love. One to the other. That's a family. And now, that was God's masterpiece. Amen. And now, all the true family here portrays that. Inutoto na yun ang Panginoon sa ating lahat dyan. Grabe. Isa pa po, isa dito sa siya na po ah. Sinikod na ko sa amin. Kanina pa ako umiiyak sa sulunod eh. Tinutupo na yan sa amin pa kinakausap ako ng Panginoon eh. Grabe. So, and when their eyes are were open, paragraph 249. Sabi po nito, you are the word. Ikaw ay ang salita. The word has been preached. The word has been made manifest. The word discerns the hearts and the thoughts that's in the heart. It says so. And where are sure as they are Lord. Just as sure as they were. We see the sign of the resurrection and we know the full identification of you revealing yourself as your church and the world has to be one. Amen. Kailangan mo talaga yung isa. Because husband and wife is one. The bride and the world became one. To which the, oh God, when we see it among us, how we rejoice it in it. Amen. We see the same attribute, ayan na po ang attribute, the same picture being taken scientifically. Yung attribute ko yan, tayo-tayo po yung magkakasama dyan. Amen. Wala po ibang magkakasama dyan, hindi ang bride na si Jesus Christ before the foundation of the world. Dito po tayo sa Genesis 1 chapter 27 verse 27. Genesis chapter 1 verse 27. Sabi po dito, so God created man in His own image. Nag-create this ang Diyos, kapalayas niya ng image. In the image of God created He Him. Created He Him. Male and female created He them. Amen. Male and female. Hindi po male lang. Male and female created He them. Bakit po? Created He. Bakit po them? Yung He, masculine. Sino yung them? Bakit marami? Tayo po yan. The bride. Bago pa lang nalangin ng Panginoon, andun na po tayo. Male and female. Created He them. Ganun din po sa Revelation 19, verse 7. Grabe. Grabe yung ginawa ng Panginoon sa bride. Ang sabi po rito, ito pa rin po yung let us ng Genesis. Amen. Let us pa rin ang ginamit. Let us, pero sa panahon ngayon, be glad and rejoice. Amen. Mag-rejoice po tayo lahat ngayon. Amen. And give honor to Him. Amen. For the marriage of the Lamb is come. Marriage of the Lamb, doon po tayo papunta. Amen. Is come. And his wife has made herself ready. Anytime, pwede na po. Amen. Grabe. Ready na po tayo lahat. Wala na po tayo maghihintay kundi kagalakan na po natin ito eh. Wala na po iba. Isan lang po para sa kagalakan natin lahat.
Absolute 1963, paragraph 39. Grabe, salamat Panginoon. Salamat, Lord. Yeah. At dito mo kami dinala. Wala kami pupunta, ibabalik din tayo sa dati. Tayo-tayo lang yung kasama talaga before the completion of the Lord. Salamat, Panginoon. Absolute, paragraph 39. Sabi dito, an absolute is used many times. An absolute is used many times. Dinamit po ito ang maraming beses. Is used many times. Grabe, ito po yung pangkasalukuyang ginagawa natin ngayon. Tayo po lahat to. An absolute, it's used many times. It's the last word. It's the last word. Grabe, huling salita niyo ng bread to. Ito na po yung final, wala na po iba. It's the last word. It's the amen. It's the amen. Ngayon po. Sasahin po ah. An absolute used many times. It's the last word. It's the amen. You hear people say absolutely. That's it. That's the last thing. It's unlimited. Sabihin, narinig po natin, saan po natin narinig ang amen? Yung salitang absolutely. That's it. Amen. Dito lang po yan. Amen. Wala po sa ibang denomination o saan lang numarinig ito. Dito lang sa huling panong ito. Dito lang sa kung saan kinakatay ang bagong katay, dito mo lang po marinig ito. Ulit dito po, you hear people say absolutely. Andito po yun. That's it. That's the last thing. Huling bagay na po yan, marinig po. It's unlimited. Bakit po unlimited? Eternity po yan. Eternal. See? That takes from here on. There's nothing else in its way. It's the supreme. It's an ultimate. And an ultimate is when primarily an ultimate because you've reached the end. The amen. Amen. That's all. Amen. Grabe. Wala na. Tinapos na. Tinapos amen. Na yan. That's all. You reach the end. Andito na tayo. Amen. That's the amen. Amen. That's all. Wala na. Tuwing na po tayo. Ano po sabi ni Jesus Christ na katakos siya? It is done. Tinapos na niya. Pagdating dito, you reach the end. Wala na. Wala na po. Wala na nilalagtan. Tapos na. Amen. Uuwi na po tayo. Sino yung hindi na sa'yo bagay na pupuntahan ng bride? Wala na iba. Uuwi na tayo. Going home. Kaya maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa kapiling mo ang mga batay. May bukas pa. Maraming makakalang pag-usapan. Hindi na tatapos dito. May eternity pa po tayo. Unlimited po tayo. Amen. Shalom. Praise the Lord. Kung ano po tayo, ay matutulog yung mga taga-Anghilis din dito matutulog. Buti na ako taga rito. Salamat sa Panginoon sa isang mensahe na napakaganda. Mensahe ay kanina ay patungkol sa isang pamilya, no? Sa atikay na sa binasa ng quotation, ang pamilya dito, the Greek, the masterpiece,
of the family ay walang iba, yung husband at saka yung wife. Amen. Pag sinasabi mong pamilya, so of course, na, yung pinaka-highlights dan ay yung asawang lalaki at saka yung asawang babae. Diba mga katsabi kayo na, dito sa natural na mag-asawa ay portraying lamang o inilarawan lamang niya iyong totoong pamilya. Remember, itong pamilya natin, ako hindi ko man pwedeng anuhin yung nanay at saka papa ko kasi hindi naman perfect yun. Diba? Hindi ko pa, kumbaga, hindi ko gawing pwedeng pattern sapagkat supply. Pero salamat sa Panginoon, mayroon palang perfect na pamilya. Diba mga kapatid? At nasanay na ako no, na hindi ako nakapagpakilala. At siguro, alam lang sa akin yung si Brother Kirk, ha? Hindi po Kirk yung pangalan ko. Kasi yun yung nakaranayan eh. Sino nga yun? Si Brother Kirk yun. Hindi po Brother Kirk. Nasanay na sila, hindi Brother Kirk. Si Richard Good Series po ako. Siya po yun yun. Mami ko rin nata. Mali yata yung nangyari ko. Nakalimutan ko na rin pangalan ko eh. Eh yung pagka makakalimutin daw ay sign of illness. Yun pala yun. Salamat sa Panginoon. Ang alam niyo mga kapatid, pag-iisa talaga yung mensahe, doon ka tunay makasumpong ng totoong kagalakan. Diba? Tayo ay, sabi nga doon sa Leyte, nung pumunta kami doon sa bundok na aming napuntahan, ay noon, pag mayroong mga pastor sila na bisita, ay unang pastor, pag tumayo, puno na yung blackboard. Ah, grabe yan kasi. Pagalingan eh, o ano pa man, oh. Pangalawa nga pastor, kisami na. Diba? Ganun ka ba? Pero nung pumunta kami sa maikling minuto lang, kalahating oras, ang saya. Bakit iisang minsan yung tinutukoy? Di ba mga kapatid? Kaya salamat, iisang mind talaga eh. Di ba mga kapatid? Kasi maraming nagdaos ng pagtitipon, lalo na pag-Disyembre. Pero hindi lahat kinalulugdan ng Diyos. Pero may pagtitipon na kinalulugdan ng Diyos, yun ay pagtitipon ng mga Diyos. Di ba? Sabi sa Psalms 82, ito ang tunay na nakikita mo mga kapatid na talagang ang Diyos na may gawa ng lahat, mag-i-enjoy sila sa pinapahayag ng Diyos. Di ba? At basahin natin mga kapatid bago tayo ang doon. Sa 82, sabi niyo, ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Grabe mga kapatid. Siyempre, pag ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng mga Diyos, eh, fellowship yan. Yes. Amen. Hindi yan tumatahimik na nakatayo lang. Pag ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos, right. Ito, yung, ito talaga yun. Amen. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng mga Diyos. Amen. Hindi, kasi pag ismol ka, hakul. Yes. Tingnan mo, pati ang nagsulat. Kapisanan ng Diyos, big kapital. Siya ay humahato sa gitna ng mga Diyos. Delikado kung small tree tayo. Small tree tayo, nakahato lang. Pero magbahagit ka ng kapital C, kapital D na ito, sila yung nakahatol. Diba? Nung tumayo itong Diyos, kapisanan ng Diyos, sabi niya, nagpira siya, let us create man in our image. Diba mga kapatid? Ganun eh, kaya sila ay nag-i-enjoy. Di ba? Marami namang mga Diyos-Diyos dito sa mundo. Alam nyo, kanina eh, sabi kanina, nagagamit natin yung terminology na binabalik, yung co-equal. Remember, ang co-equal ay hindi pala nawala sa tutong bread at saka sa groom. Ang ginawala ng Panginoon, pinaalala sa'yo, yung equality ninyo. Kasi hindi ba nawala yun? Di ba? Grabe mo lang kapatid eh. Hindi na wala. Ang ginawa ng Diyos, pinaalala sa'yo na ikaw at siya ay isa. Yes. Di ba mga kapatid? Yes. Sa Mangles, yun sila Adan, nawala yung equality nila. Right. Yun na ipanumbalik. Pero sa Diyos, hindi nawala. Yes. Hindi nahulog. Hindi manahulog sila.
Di ba maganda pa rin? Amen. Binalik lang sa atin yung alaala kung sino tayo. Amen. Di ba maganda pa rin? Kaya salamat sa Panginoon. Itong totoong tunay na kagalakan, di ba? Maraming nagdaos ng fellowship, di ba? Sa mga holidays, sa mga araw, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, mayroon talagang totoong pagtitipon. Amen. Ito ay kapisa ng pagtitipon sa mga Diyos. Amen. Ang Diyos ay tumatayo sa kapwa Diyos. Amen. Kasi kung tao lang pala, hindi magkaintindihan. Amen. Kasi pag tao lang, hindi, small lang kami. Pero hindi talaga sila ano eh. Pero pag puro Diyos, mga kapatid, grabe yung fellowship. Amen. Di ba mga kapatid? Kaya salamat sa Panginoon. Yung totoong nakita natin, salamat sa Panginoon. Hindi pala nawa, hindi naman pala nawala yung totoong equality, co-equal ng groom at saka ng bride. Di ba mga kapatid? Kaya kanina, sabi kayo na nabasa, the great masterpiece, di ba, ay yung wife at saka husband and wife. Dito, inilararawan, portraying doon sa masterpiece na yun. Kasi sabi kanina, si Adam, yun yung kumbaga nakita natin na masterpiece. Pattern. Pero hindi. Si Adam at saka si Eva, yung pattern nila, yung groom at saka yung bride. Doon sila mga kapatid, di ba? Kaya salamat sa Panginoon. Now, ngayon, sabi niya, yun talaga ang pinaka-ano eh. Yun talaga ang pinaka-pattern eh. Yung tayo at saka yung groom. Yes. Yung pinaka-pattern. Amen. Di ba? Pinuportray lang ni Adam at saka ni Eva yung totoong bride at saka yung groom. Yes. Di ba mga kapatid? Kaya salamat sa Panginoon. Sabi niya, gusto ko nga bumasa ng quotation. Sabi niya, now we notice that God began to make him a bride for Christ. Alam niyo, kanina, nababanggit si Adam. Kung titingnan niyo mga kapatid, bakit naramdaman ni Adam yun na wala siyang kapartner? Malungkot siya. Saan galing yung damdamin na yun? Sa Diyos din. Kasi alam niya, ang kalungkutan na walang kasama. Tingnan mo, pero ang Diyos sabi niya, bride for Christ, and so and the bride must be identified with him. So ibig sabihin, hindi siya kukuha ng kapya kung hindi galing sa kanya. Kung hindi identified sa kanya. Di ba? Kailangan ang kunin niya ay kapareho niya. Di ba mga kapatid? Same. Same kanela. Hindi namin naramdaman.
Kaya nga, napag-uusapan namin eh, yung nilalakad namin, wala pa yun sa nilalakad ng Panginoon nung unang panahon. Diba mga kapatid? Kaya sabi ko, hindi tayo pwedeng magreklamo na sumakit kung paan natin sa lakad ng Panginoon na ang layo. Diba? Eh, nasasabi ko eh, pag tayo, napilay lang yung buhok natin. Piling natin may cancer. Napilay lang ang buhok. Grabe yun. Kaya salamat sa Panginoon. She is part of Him. The Lord put that thing. Ang Panginoon, at yung ating crown, sabi niya, the Lord put that thing. Sa araw na yun. For it's Christ. Now you believe that? We have to be in Christ. In Christ, we have to be of Christ. In Christ, part of Christ. Amen. Amen. Di ba mga kapatid? Saan ba siya kumuha ng kabahagi niya? Sa kanya din. Di ba mga kapatid? Saan siya kumuha ng kabahagi niya? Sa kanya din. Di ba mga kapatid? Kasi alam ng Panginoon, hindi siya maintindihan pag tumayo siya sa kapisanan ng mga tao na. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Amen. Ito yun. Amen. Diba mga kapatid? Mahirap yung fellowship na ang tumatayo ng Diyos ang kaharap tao lang. Nagkabusangot. Diba? Bakit? Hindi identification eh. Pag sabihin mo yung identification, hindi nila identification, nakabusangot ngayon. Diba? Kahit yung pinakamadali na magdodrawing, hindi maidrawing. Kasi, hindi kaya. Kaya! Diba? Pero pag pareho sila ng identity, grabing fellowship, grabing enjoy, grabing kalayaan. Diba? Bakit hindi pagsustuhin pa na small G lang tayo at doon ka sa hatol? Bakit na kita? Di ba mga kapatid? Kasi gusto na small G. Nagpapatunay lang na hindi sila bahagi. Sabi ng propeta, kung nagsasabi, ang bride ay kung iba sa groom, hindi yan bride. Diba? Marami nag-aking bride ako. Diba mga kapatid? Sabi ng propeta, ang bride, kung bride siya, kailangan pareho siya sa groom. Kung hindi daw pareho sa groom, it isn't a bride. Ang king lang yun na bride. Diba mga kapatid? Sapagkat, ang tunay na bride, kung ano ang groom, ganun din siya. Eh, ano ba ang groom? Diyos o tao? Diyos! Diba? Diyos na tao din. Kaliho. Diyos na ang nagkatawang tao. Diba mga kapatid? Eh, sabi nga ni Brother Eric, yung tagalangit bumaba sa lupa. Diba mga kapatid? Bakit? Para tuktin yung ministry. Yes. Sabi ka rin ha, alam yung nabasa ng pastor kanina, at nabasa din ni Brother, iisa lang yun eh. Yes. Sabi ng propeta, the Holy Spirit is speaking to me. Amen. Ganun. And then sabi ng Holy Spirit sa kanya, pick up the pen. Ayun, sinulat, dinictate ng banal na Espiritu sa kanya, sinulat. Grabe, ang napakaganda eh. Di ba mga kapatid, sabi pa doon, here is the secret of this. The word is in the brain. Amen. Amen. O sa ibang sabi, the word is the bride. Pareho na. Di ba mga kapatid? Kasi bakit? Groom, ay yung groom, word yun eh. Ay yung bride, the word yun. Di ba? Yun ang sabi. Now, that woman has to be part of him. They're no longer two. They're one. And when God and Christ become one, they were one. Kasi sabi kanina, umiiral daw yung totoong pagkakaisa, yung harmony, umiiral, at this harmony exists between the Father and Son. And now, sa pamagitan ng group at saka ng bride. Diba mga kapatid? Umiiral yung totoong harmony. What is a woman? When she takes a man, or man takes a woman? That woman has to be part of him. They're no longer two. Amen. Amen. To begin with, hindi naman sila magkahiwalay. Isa pa. Gusto lang ng Panginoon.
mag-manifest din yung right. Di ba mga kapatid? Amen. Ito, ito nga, wala namang perfect na pamilya. Oh. Di ba? Pero, mayroong totoong pamilya na perfect talaga. Yes. Di ba mga kapatid? Ito nga lang, kahit sinasamag kasintahan. Di ba? Kasintahan na naman. Sabi ng kasintahan babae, sabi ng lalaki, kakain tayo sa mong gusto. Ikaw na bahala. Yun kadalasan, di ba? Ikaw na bahala. E pag dalhin naman doon, kakasimangot. Pero ngayon, mga kapatid, sa totoo nga, masterpiece na ginawa ng Diyos, grabe yun. Kung anong sinasalita ng Lord ay sinasalita ng brain. Di ba mga kapatid? At ano yung ministry? Sabi kanina, sabi dito, bakit narito sabi niya, isang quote lang mga kapatid. Now notice, kasi ang bride ang magpatuloy sa naumpisahan ng Lord. Amen. Papatuloy niya at tatapusin niya. Amen. Sa pamamagitan ng nubya. Now notice, the greater works, ano daw yung greater works? Was to have the power in the church. Magkaroon ng kapangyarihan sa iglesia, sa bride. Not only to heal the sick by prayer. Hindi lamang daw magamot ang sakit sa pamamagitan ng prayer, pagdasal. Cast out devils and prayer. But to impart eternal life. Amen! Ano na yung greater? Magbahagi ng buhay na walang hanggan. The Holy Ghost was coming and given into the hands of the church to impart life. Oh, that's what Calvary meant. It took degraded men and women and lifted them into a place to be sons and daughters of God, to heal the sick, and to impart eternal life. Amen! Alam niyo, mayroon naman eh, ito nga, heal the sick, manalangin sa pangalan na hindi naman pinagkait ng Panginoon yan eh. Diba? Mayroon parang iba ay magdasal, talagang mayroon talaga yung mga talagang may sakit, gumagaling. Oh. Pero pagdating na sa imparting ng buhay, sa Diyos lang yan. Amen. Diba? Sabi nga palagi ni Brother John eh, yung may sakit, pag pinag-pray mo, yung sipon lang, pinag-pray mo, yung sipon, naging uhugin na ito eh. Di ba mga kapatid? Pero, hindi yan yung greater. Oh. And to impart eternal life by giving the Holy Ghost to obedient believers, men who were once unbelievers, to make believers and impart spiritual eternal life. How much greater is it to say, this sick woman living here, I can pray a prayer of faith and shall be healed. Ay grabe, pag titingnan mo talagang takila yun. Di ba? Sabi ng propeta, itong babae na nakahiga dito, ipinagdasal mo sa pamigitan ng pananampalataya at siya ay gumaling. That's a great thing. Yan ay takilang bagay, sabi ng propeta. Di ba? That's what he was doing then. Marami naman gumagawa niyan. Di ba? But said, greater than this shall you do. Sinabi niya, masigit pa rito ang gagawin ninyo. Amen! I'm going to give you power not only to raise up pura main. Hindi lamang binigay ng kapangyarihan sa atin, hindi lamang bangunin siya sa panandalian lang. Di ba mga kapatid? But to give him eternal life. Amen! Amen. Pagbigay ng itim na sa Diyos lang yan. Amen. Amen. Diba mga, which will be eternal forever. For blind rich people, how do you miss that? Don't you see what the greater thing is? That's the greatest thing could ever happen, was to impart eternal life to the people. Amen. Ito nangyayari. Amen. Di ba mga kapatid, yung mag-impart ng eternal na buhay. Amen. Sabi kanina, di ba mga kapatid, what is eternal life?
the life that He lived, the life that was in Him, impart that to others. Ito na, can a man do that? No. Magagawa ba ng tao yan? Hindi, di ba? A son of God can. Amen. Sinabi mong son, yun ay manifestation ng Diyos sa laman. Amen. Di ba mga kapatid? Grabe ito. Ito yung greater. Ito yung grabe. Kasi kung hindi ka wife ng husband na yun, hindi ka pwede mag- Yes. Tama. Right. Sabi ka na palagi na example si Esther. Di ba mga kapatid? Nung tinayuan ni Esther, kung sino siya. Nice. Di ba? Kahit alam ni Esther kung sino siya, kung takot siya, wala din. It's time na nagamitin ni Esther kung sino siya. Amen. Niya, yung identification niya. Amen. Di ba mga kapatid? Pinakita niya kung sino siya. Di ba? At sabi kayo na, if the bride knew his position, it's reality, that this is this thing. Amen. This deal mga kapatid, amen. Kung malaman niya kung sino siya, then we will go. Amen. Kasi noon pa man, hindi naman yung doon pa lang, hindi pa talaga pala ng life. Amen. Di ba mga kapatid? Kaya salamat sa Panginoon, nakita natin kung sino tayo. Amen. Di ba mga kapatid? Mahalaga na makilala mo kung sino ka. Amen. Di ba? At kung makita mo kung sino ka, it's time na, na tayo ay aalis. Amen. Oh, that's the greater. Di ba mga kapatid, sabi ng Banal Espiritu si sinulat ni Brother Banham. Grabe yun mga kapatid, hindi yun gawa-gawa ni Brother Banham. Dinigtin sa kanya ng Banal Espiritu yun. Di ba mga kapatid, ang salita ay nasa Nubia. Amen. Ang power ay nasa Nubia. Yes. Kung anong salitaan ng groom, sasalitain ng Nubia. Amen. Kasi one sila. Sabi ng propia, they are no longer twin, but one. Amen. Pag sinabi mong one, equal yan. Di ba? Iisa yung power, same authority, same word, same all. Di ba? Di ka pwedeng tawagin bride kung hindi ka kapal niya. Di ba? All that was in God, He poured unto Christ. All that was in Christ, He poured unto His church, the bride. Amen. All. Hindi sinabi, ilan ang sum. Hindi sinabi, all that was. At higit sa, ano ba yung all? Higit sa lahat, yung pagka-Diyos niya. Amen. Sa bride. Di ba mga kapatid? Yeah, God bless at maganda na umaga pa rin. Kapit lang. Lord, are you blessed, saints? Yes. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Kumita natin ang Panginoon. Ay buti-buti na Panginoon. Amen. For pastor or nosing or some announcement pa. Praise the Lord. Lapakan natin ang Panginoon. Thank you.
Panginoon kung kayo ay pinagpala. Sigurado naman na kayo ay pinagpala. Noong araw, kayo ba ay pinagpala? Parang sakit, parang duda ko. Do you? Salamat sa Panginoon. Alam ko na talagang yung oras na ating kinukonsume ay talagang napaka-piranggot yan pag pinag-usapan ng eternal na bagay. Talagang nararapat na talagang lisanin na natin itong panahon na ito. Lisanin na natin itong yung orasan. You know, yung time is just a measurement of death. Kasi nung nahulog na, pumasok na yung time. Right? But salamat sa Panginoon, merong season ang Panginoon na kung saan sabi nga ng prophet, pwede ko kayong kausapin, pumunta kayo sa akin, mag-fellowship tayo, magkwentuhan tayo, 1,000,000 na taon. Kasi ano yung 1,000,000 sa eternity? Di ba mga kapatid? Ngayon, kung gusto nyo isipin kung ano yung eternity, sabi ng prophet, lumabas kayo yung maaliwalas yung kalangitan, tumingin kayo dyan. Ano makikita mo? Kulay blue. Kulay blue na kalangitan. Alam nyo ba, walang ano yan? Walang hanggan yan. Hindi tulad dito may kisame. Yan, wala pa yan. Yan ang eternity. Amen. Eh, doon sa kabila, ang dami pa. Eh, pagdating sa eternity, mga kapatid, walang boring sa eternity. Mag-roll at mag-roll at mag-roll ang mga bagay na inilaan ng Diyos para sa atin. Grabe, ito pa lang, kapiranggot pa lang itong pinapasilip sa atin. Ganito na yung ating kagalaman. Amen. How much more, yung mismo kabuuan ng isip niya, yung ating pupuntahan. Amen. So talagang napaka-exit, napaka- liit lang, limitado itong ating ginagalawa. And we are so blessed na sa kabila nun tayo ay patuloy na binibigyan unti-unti ng Panginoon ng kung ano yung eternity. Kaninang liwanag na mga kapatid. So ang highlight ng eternity, si Christ at kayo. Amen! Amen. Yun ang highlight ng eternity. Yung other covenants, papasok doon. Amen. Dahil sa inyo. Maraming papasok doon dahil sa inyo. Kaya pagdating ng araw, pupunta sila sa Holy City. Amen. Sila ang mismong lalapit sa inyo. Amen. Yan ang scripture. So, salamat sa Panginoon. Announcement lang ko, bukas meron tayong gawain ulit. Start tayo ng 9 o'clock. Para makapag-finish, makapag-prepare ang lahat, makapag-almusal. So, mamaya, wala po tayong service. Ang meron dito sa mga maiiwan ay fellowship. So, banding, yung mga yung people gusto nyo mag-practice. So, as the Lord leads, kape-kape. So, kung gusto nyo hindi matulog, it's up to you. Pero ako matutulog ako. Sabi-sabi lang yun. So, salamat sa Panginoon at God bless sa ating lahat. Amen. Bukas, I will still continue to invite everyone na pumunta dito. Amen. Tayo hindi nakarating, maybe bukas nandito sila. Kasi parang pinagsama natin yung Sabado at Linggo. So, salamat sa Panginoon. God bless sa ating lahat. At may merienda pa, mayroong merienda ng Sis Nayan Anda para tayo ma-refresh habang tayo ay naghihintay ng ating panghapunan. So, God bless po. God bless sa lahat. Amen. Bro, matayin.